Hey, a pleasant evening to everyone. So welcome to our kamustahan session with orientation and scheduling of the thesis defense. So just for the record, today is Wednesday, June 7, 2023, and the time is now 6:18 p.m. So let me now share my screen so we can have the discussion. So ito pong naka-share screen po sa inyo ngayon. So this is just a prototype. Pero basically, ito na rin po yung magiging flow po ng ating thesis writing, no? So binuo ko na po ito. So yan. Kita na po ba yung screen? Pwede pong pa-thumbs up po kung nakikita na po yung screen natin. Ayan, okay. So yung mga nag-thumbs up na, thank you very much. Ayan, so meaning kita na po ang screen. So I can now proceed. So basically, mag-i-start po tayo ngayon sa thesis writing natin, no? So first is yung enrollment po ng thesis writing. Ito po, sa first step. So enrollment in thesis writing, so you need to accomplish your pre-registration form for graduate program. So dapat pala, wait lang, ulitin ko yung pag-share ko ha. So I will share my entire screen. Ayan. So I will share everything, no? Ayan, para kita nyo lahat. So all questions po, mamaya na lang during question and answer. So let me just walk through muna dito sa ating thesis process flow, no? So sabi natin, you need to accomplish your pre-registration form for graduate program. So ito po yon. So shift, sorry, control, enter. Yan. So ito po yung lalabas sa atin. No? May gumamit dito. Yan. Medyo mabagal lang yung internet. Oh, ulitin ko ha. Madala. Control, enter. Yan. Antay lang yun po natin ng konti. So, ito po yung OUS pre-reg form. So, kapag ka po kayo ay mag-enroll, basically po, kahit anong subject pong ipapa-enroll nyo, ito po yung gagamitin po natin. So, kailangan nyo lang po mag-fill out po dito. So, syempre, yung term, kung anong term po yung i-enroll natin, then the school year, tapos yung inyong pangalan, student number, email address. So, sa school, kayo po ay nasa IODE, no, Institute of Open and Distance Education. So dito po tayo papatakbo, no, sa distance education. Then for the program, dito po kayo sa MSCM. So check lang po natin siya diyan. Then dito po for the subject na i-enroll. So nandito na po 'yan, session dates. So yung course code, 'di ba? Let's say for example MSCM 601 for example, no. Kaya RH632 for the thesis writing. Then the course title, tapos yung units. So kumbaga, i-fill out lang po natin ito. For thesis writing, kung yun na lang naman po ang i-enroll po ninyo, so regardless na po tayo ng time. No? So hindi na po kailangan natin maglagay ng time or mag-check ng time dyan. Automatic na po yun dahil isa lang naman po ang thesis writing 1 and 2 po natin. No? So hindi naman po siya tulad ng ibang subject na may sections. No? Kumbaga, isang section lang, lahat na po ng mag-thesis writing, doon na po siya in-enroll. No? Then number of units, then it should be approved by the program chair. So ganito po ang gagawin natin. Once po na kayo ay nakapag-fill out na nito, once na signature na po ng program chair ang kailangan, so you can send it to me. No? So ito po yung aking email address. So isasend nyo lang po yan sa akin para ako na po yung magpapapirma kay Sir Bernabe. No? Ipapaprint natin, tapos papapirmahan natin kay program chair para maitag po yung inyong subject. So dalawa po itong form, pero basically isa lang po ang kailangan nyo. No? Naka-half page lang po kasi ito, ginugupit to sa kalahati. No? So isa lang po sagutan, okay na po yun. Okay, so that's the first step. Then for the payment, may payment po ba yan, sir? Yes, guys, no? So meron po tayong tuition fee and miscellaneous po dyan. I just forgot po yung exact number, no? Parang umaabot po siya ng 5,000 po yata, no? All in all na po yun, lahat-lahat na. Kasi ang thesis writing po ay 3 units. Then, yun, babayaran nyo na siya per unit. Tapos, meron po kayong babayaran na miscellaneous, no? Yung mga other payments, other fees. So, naka-breakdown naman po yan sa SIS kapag kumuha tayo ng voucher. Then, ang estimated time to accomplish in days, so one day lang po yan. So, once mag-enroll po kayo, okay na po yan, no? So, lagyan natin ang note pala dito, no? Note. Diba? So, wait lang po, ha? Note. So don't worry, itong form na to, bibigay ko, itong flow na to, bibigay ko rin po sa inyo mamaya, no? Para may copy po kayo. So for the note, you may enroll
striking. Even. Ah, sorry. Tama ba yung grammar ko? You may enroll this as writing one. Even though. You have. Ayan na lang, no? Ayan. So, you may enroll this as writing one even though you have not yet taken the comprehensive exam. No? So, pwede po yan. Kahit po isabay niyo po sa third semester nyo, di ba, sabi natin, tatlong 12 units kasi kayo, all in all. Tapos, per sem, total of 36 units po yan. Tama? Kasi 4 subjects kayo kada sem eh. So, 4 times 3, that's 12. Tapos, times tatlong sem po for the academics. So, pwede nyo isabay sa academics nyo, no? Yung, tawag dito, pwede nyo po isabay doon sa third semester nyo ng pag-aaral sa MSCM, yung pag-i-enroll po sa thesis writing 1. No? So, pwede po yun. Wala pong problema doon. Mas makakatipid po kayo doon kasi yung tuition fee, yung tuition fee madadagdagan, syempre, kasi madadagdagan yung units. Pero yung miscellaneous, ang miscellaneous kasi per sem po yan. No? So, definitely, pag sinabay nyo siya, isang semester o isang miscellaneous payment na lang ang gagawin nyo. Hindi na po makocover yung, di ba, kung i-enroll mo siya ng bukod, may bukod na miscellaneous din po kasi yun. Ayan. So, after nyan, kapag po na, kapag apply na po tayo, nakapag-enroll na po tayo ng thesis writing 1. So, next na po is yung ating preparation of proposal paper. So, for formats and specifications, so you may refer to the university thesis and their citation manual. So, nandito na rin po, nakalink na po yan, no? So, ito po siya. Ayan. So, medyo mabagal lang po yung net, ha? Medyo malakas po kasi yung ulan dito sa amin. So yan, University Thesis and Dissertation Manual. So nandito na po yung format. So for proposal defense, ito po yung kailangan nating tapusin, no? So depende po yan kung ang paper nyo is quantitative or qualitative. Kapag quantitative, ito po, no? So preliminaries. So kailangan meron kayo syempre title page, table of contents, list of tables, list of figures, no? Even ito lang po muna. Pareho naman po yan, no? Pareho po yan kapag sa unang parts, no? Preliminaries. Dito po medyo mag-iiba na po ng konti. Kapag ka po quantitative ka, so introduction, theoretical framework, conceptual, and statement of problem, hypothesis kung meron. Tapos scope and limitation, significance of the study, then definition of terms. Take note po sa definition of terms. Ang dinidefine na lang po natin ang mga terms, yung mga ano na lang ha, yung operational terms. Kumbaga kung paano nyo po siya ginamit sa paper nyo, dapat ganun po yung pagkaka-define po natin sa inyong papel. So, no need na po nung mahabang definition na dati, di ba, nagsasearch pa kayo sa dictionary kung paano i-define yung mga terms nyo. So, hindi na po ganun kasi sabi natin minsan may mga terms tayo na varied meaning words, no? Kaya po para maiwasan natin yung confusion, i-define natin sila sa chapter 1. So, definition of terms kung paano nyo po siya ginamit po sa mismong papel nyo po, no? Kung paano siya naging nagamit yung mismong word na yon. Then for qualitative naman, ito po yung hindi gumagamit ng statistical tools. So definitely an introduction. So statement of a problem. Then meron ka pong thesis argument. Ang thesis argument, ito po yung counterpart ng hypothesis, no? So pagdating po sa qualitative. Then meron ka rin pong theoretical framework tsaka conceptual framework. Same po sa quantitative, no? Then meron kang scope and limitation tsaka significance, no? Kapag qualitative, no need na po na magkaroon ka ng definition of terms, no? Yun po ang nawawala sa atin. Tapos chapter 2, pareho po sila ng format. So meron po sila parehong thematic organization of literature. So pag sinabi po nating thematic organization, it means hindi na po tayo nagbibilang, no? Dati kasi, di ba, ginagawa nyo, parang ilan ba dati? 20, no? Sample lang, ha? 20 literature and study dati. Di ba, sabi mo, ang sabi natin, so magbibigay ka ng 5 literature na local, 5 study na local, 5 study na foreign, 5 literature na foreign. Dati ganun, 'di ba po? So ngayon hindi na po ganun. Ang gagawin na po natin by teams na po. So normally ano po bang ginagawa natin? Ano po ba yung mga teams na sinasabi natin diyan? So yan po yung nanggagaling po sa mga variables nyo, tsaka po doon sa inyong mga title, no? So for example,
Kung ang target niyong paper ay about sa rapid construction, o ano-ano po ba yung mga pwede mong ilagay po para sa review-related literature? So number one, pwede mo sigurong itakel dyan is yung rapid construction method, no, application po sa construction industry ng buong mundo, di ba? Tapos sa Asia, tapos local, pwedeng ganon. Tapos ano pa, pwede mo rin itouch, no, yung iba't ibang factor po, no, or yung criteria para masabi natin na siya ay nagpa-follow po sa rapid construction method, di ba? Pwede po innovative material, innovative financing, innovative methodology, etc. No, pwede nyo pong ilagay po yan as part of your variable or as part of your team. Okay, tapos ang gagawin nyo po per team, regardless na po kung local or foreign study or literature po yung gagawin nyo. Basta dapat bawat team, mabigyan po natin ng backup po, no? Kumbaga, mabigyan natin siya ng justification kung bakit po ba siya mahalaga sa inyong pag-aaral or sa inyong papel. Ayan. Then for chapter 3, yan po, mag-iiba rin po tayo dito kasi pagka quantitative ka, so definitely meron kang statistics. No? Kapag ka naman po ikaw ay nasa pag ikaw po ay nasa qualitative, big sabihin po, wala ka na pong statistics po dyan. So ito po susundan natin. Research design, tradition of inquiry and data generation method, kung paano ka mag-gather ng data. Diba? Ikaw po ba ay, paano ba? Magre-research ka po ba sa internet? Diba? Or paano bang gathering mo? No? Ikaw ba ay mag-question ka ba? Or mag-interview ka ba ng mga experts? Etc. Then sources, okay na, source of data, then instrumentation, tsaka yung ethical considerations po natin. Na, so, meron po tayong fina-follow po dyan, no, na ethical consideration. Yan po yung parang lumalabas na disclaimer po natin, no, disclaimer clauses. Dahil kasi kayo po ay, ano eh, kayo ay qualitative. Kaya mahalaga po na magkaroon po kayo ng ethical consideration. Then, mixed method naman daw po is allowed. Ibig sabihin, pwede mo paghaluin ang quantitative at qualitative, no? Depende po 'yan sa treatment of the problem ninyo, no? Kung paano po kayo sasagot doon sa problem natin. Ayan. Tapos dito naman po kapag kayo naman ay nasa qualitative, so ang sinusunod pa tayo yung parang kay co-ed, no? So method of research, 'di ba? Ano bang method of research mo? Ikaw ba descriptive, experimental, historical ka po ba, no? Inalalagay mo diyan. Then population. Diba, sabi natin, i-define mo ano po ba yung population mo. Tapos mula sa population, paano ka kumuha ng sample size? Anong sampling technique ang ginawa natin? Okay? Then description of the respondents. May example, normally sa atin sa construction, sabi mo, the respondents are the project manager, project architect or project engineer and technical people in the construction site. O yun, pwedeng ganun mo i-define yung respondents, no? Kaya sabihin natin, kung within NCR ang inyong target na locality, pwede mong sabihin na the respondents are the project manager, project engineer, project architect of the projects located, no, located within the National Capital Region. So pwede rin pong ganun para ma-define natin na mabuti kung sino-sino po ba yung inyong respondents, no? Mahalaga po yung part na yan dahil sabi natin, ang pananaw po ng mga tao depende po yan kung sila po ay nasa province or kung sila po ay nasa NCR. So possible po, iba't iba rin po yung mga factor or iba't iba din po yung mga nararanasan po nila sa kanilang everyday operation sa construction site. Then yan, yung the research instrument na gagamitin nyo kung kayo po ay gagamit ng survey questionnaire. So kailangan nyo pong ikwento dyan, di ba? Ano po ba yung gusto nyo i-measure? Yan, mahalagang mahalaga din po yan. Dapat po, kaya no, pag gumagawa po tayo ng paper, inuuna po natin dapat ang, syempre, chapter 2, no? Para makita agad natin kung novel ba yung idea, kung maganda ba yung idea, no? Doon natin makikita yan eh. Then after mo ng chapter 2, pwede mo nang gawin yung questionnaire, no? So si research instrument mo. Kasi from research questionnaire, dapat po ang questionnaire, sasagutin po niya yung tanong mo. Okay? So sasagutin po niya dapat yung tanong. Halimbawa, gusto mong malaman. Ayun nga, Excel, for example, no? Implementation of rapid construction in the Philippine construction industry, no? Kunyari, so let's say ang una mong tanong, what is the profile of the respondents, no, in terms of, ayan, ano-ano po ba yung mga tanong mo? Dapat kung ano po yung mga tanong na nandoon po sa iyong chapter 1 sa statement of problem, yun din po dapat yung lalabas sa unahan ng questionnaire mo. Halimbawa, tinanong mo ano yung age, o dapat po sa questionnaire mo yun din ang tanong mo, ano ang age, tapos ibabracket mo sila, tama po? Then sunod yung sex, 'di ba? So pagdating mo sa questionnaire, dapat ganun ulit. So pagdating po sa questionnaire, iwasan po ninyo yung merong others, please specify. As much as possible, kayo po ang magbigay ng choices.
Kasi pagdating po sa statistics, mahihirapan po kayo pag mayroong others. Kasi paano siya i-measure? Diba? Unlike po kasi kung wala po kayong others, check-check lang po, madali po tayo makapagbilang. Baka hindi nyo na po kailanganin ng statistician kapag ka, diba? Pagka simpleng statistics lang. Diba? Kung frequency, diba? Kung frequency lang naman po, tapos mga mean, parang hindi nyo na po kailangan ng statistician for that, no? Kayang-kaya na po natin as engineers and architects, no? Kaya ng pagtulungan ninyo ng inyong advisor. Okay? So, ganun po, no? Kaya mahalaga po yan. Tapos, for example pa, gusto mong itanong dito. For example lang po, ah, gusto mong malaman for your number two question, what is the level of awareness of the respondents about the, ano, for example, about the rapid construction method. So kapag po ganun ang tanong nyo, no, sabi what is the level of awareness? Tama po? So dapat po pagdating sa questionnaire, ang mga sagot nyo po dyan, kasi level of awareness eh. So dapat ang sagot po natin dyan, fully aware, di ba? Fully aware, aware, somewhat aware, less aware, or not aware. Yun po dapat. Iwasan po natin yung ganito guys, no? Halimbawa, ang tinatanong mo, implementation, di ba? What is the level of implementation? Kunyari, yun yung nasa question, ano mo ha? Statement of problem, no? Again, what is the level of implementation? Parang ganon, or extent of implementation. Tapos pagdating mo sa questionnaire mo, ang sasagot mo, agree, di ba? So parang hindi po nasagot yung tanong. Okay, kaya ingatan po nating mabuti. Sorry, ingatan po nating mabuti 'yon sa paggagawa ng paper nyo, no? Again, kung ano dapat yung tanong mo sa statement of problem, dapat po maging properly measured po siya gamit ang inyong questionnaire, no? Kaya iwasan niyo po guys yung nagka-copy paste po tayo ng questionnaire. Dapat po basahin natin ng mabuti yung gagawin nyo, no? Intindihin mabuti yung mga dapat gawin, yung inyong mga factor, lalo na kung kayo po ay magde-device po kayo ng sarili nyong questionnaire, no? Ingat po tayo diyan. Then, ayan, after po ng chapter 1, 2, 3, attach nyo lang po yung inyong, ito, yung references po, no? So, ayan. So, syempre, references, kailangan po yan para hindi po tayo makasuhan po ng plagiarism. And ingat din po tayo sa ginagawa po natin ng mga in-text citation, lalo na po sa chapter 2. So, meron po tayong tinatawag na originality checking. So, ang ginagamit po ng PUP na software is yung, or sorry, application, no? Or onlineware, is yung Turnitin. Sa Turnitin po, binibilang po natin yung originality po ng inyong paper. No? Kung ano po yung originality index po niyan. So, ingat po kayo kapag nagka-copy-paste kayo kasi guys, baka mamaya kasi hindi nyo ma-cite. No, okay lang guys mag-copy-paste kung ma-cite nyo kung sino yung sumulat. Pagka hindi nyo po na-cite kung sino po yung author, so possible po tayo mapaharap po sa ano po nun, no? Plagiarism na kaso. Kaya ingatan po natin yung mga yan, no? Tapos sabi natin, hindi rin po tayo guys basta-basta nagka-copy-paste ha, ng mga bagay-bagay. Ang ginagawa lang po natin, for example, gusto mong i-discuss yung kanyang methodology. Now, so ang gagawin mo, basahin mo ng mabuti yung methodology niya, then you will construct your own statement or your own paragraph para po doon sa paggawa ng ano mo. Let's say for example, gusto mo siyang isama as chapter 2, no? So, hindi mo siya ka-copy-paste, no? Ikukwento mo siya on your own words kung paano mo ba siya naintindihan. Okay? So, ganun po yan, ha? Then, appendices po. So, kailangan isama natin yan. So, una, instrument. Ano po yung instrument? So, kung kayo po ay nasa quantitative, ang instrument nyo po dyan, normally, yan po yung survey questionnaire. Kung kayo naman po ay nasa qualitative, ang instrument nyo, kung let's say, kung kayo po ay nag-interview, pwede nyo pong gamitin yung structured questions nyo na guide questions para sa interview. Tapos, biographical statement. So, di ba dati po sa thesis, ang nilalagay po natin is yung ating curriculum vitae. No? Kung naalala nyo po nung kayo ay mga college. Di ba? So, ngayon po, biographical statement po ang kinakagat po natin o nilalagay natin. Di ba? Ano po ba yung biographical statement? Yan po yung ano, parang i-discuss nyo lang. No? Parang short bio lang po na i-discuss nyo lang na the author or diba Engineer Joseph Reynel Vianes, for example, no, Engineer Joseph Reynel Vianes is a licensed civil engineer and master plumber and he is working with PUP, kunyari ganun, no. So lagay mo lang again qualification mo, tapos yung affiliation, then other interesting po yung achievement ninyo. Kumbaga yung biographical statement, yan ay yung ibinebenta mo ngayon yung sarili mo as an author. Ano po ba yung mga salient point ng iyong career? Yan po ang ilalagay po natin diyan. No, para kapag halimbawa ako nagbasa ako ng paper, nagandahan ako sa pagkakagawa mo ng paper mo, 'di ba? So I'll be curious sinong gumawa nito. So pagtingin ko sa biographical statement, malalaman ko ngayon kung sino. Okay?
So ganun po yan ha. Kaya ingat po tayo, no? Hindi na po tayo gumagamit ng curriculum vitae. Again, biographical statement po tayo. Okay? Then, ito po, kung applicable lang naman, calendar of activities, kung kailangan po, kumbaga, kung may time element po kayong sinusundan. Okay? Tapos, estimated expenses, again, kung kailangan lang po. No? Kung hindi po kailangan, hindi na po siya kailangan idagdag po dito. Okay? So, note, other attachments required by the panel may be added kung ano man po yung hihingin po ng panel. Okay po? So, yun lang po ang gagawin natin. So, again, this is just for your proposal defense pa lang po ito, ha? Mag-evolve po kasi ang paper nyo from proposal defense, papunta ng pre-oral, papunta po ng final defense. No? Nag-evolve po yan and makikita nyo po, sobrang laki po ng mga pagiging pagkakaiba po niyan kapag when you look back, no, pag nasa final defense na kayo. Okay? Tapos, nandito na rin po yung application for thesis dissertation writing for graduate programs. Pati po yung discussion po nung ginagawa natin. We have the proposal, pre-oral, and the final oral defense. So, nandito na rin po yan. Although, dahil po tayo ay nasa open university po tayo, di ba? So, guys, hindi po tayo nag-print na po ng mga copies ng paper, ha? So normally ang defense po natin is nagagana po online unless otherwise po requested nyo po and approved ng inyong panel at ng inyong advisor at ng syempre ng ating program chair, no? So ganun lang po, pero kung hindi po approved, so normally online po ang mga defense na po natin. So sinimulan po natin to during the pandemic, no, during from 2020 hanggang ngayon. So ayan, patutuloy-tuloy natin kasi naging best practice na po natin yan dahil mas marami po, naging mas accessible po sa lahat, no? Yung via Zoom. Ayan. So, ayan na po. Okay na po tayo dito. Then, ito po yung mga parts. So, ito, pang ano na to? Pang buong chapter 1 to 5 na. Siguro, reserve natin to later, no? Pagka diniscuss na natin yung chapter 1 to 5. Ayan. So, yan po yung format. Ay, sorry. Ayan. So, that's the format po. So, kailangan nyo i-prepare yung inyong paper. Then pagkatapos yung prepare, siguro sabi natin, give or take, no? Kapag ka kayo ay tutok na tutok sa inyong papel, so it will take you about 14 days. Kaya na yan guys, no? 2 weeks. Kaya ba? Then, ano lang naman yan guys ha? Again, this is just an estimated time to accomplish, no, in terms of days. Kung sakali, depende pa rin naman po sa inyo kung gano'ng katagal nyo po siyang gagawin. Kasi kayo naman po yung magiging busy po dyan eh. Kayo naman po yung gagawa ng papel. So nilagay lang po natin dito, para may idea lang po kayo kung gano'ng katagal po ba dapat ginagawa yung paper. Ayan. Then sabi natin, next is the submission of proposal paper and the TDW, Form 5 to the program chairperson for review and appointment of advisor. So sabi natin, pag natapos mo na yung paper mo, no, ito yung previous step, pag natapos mo na yan, so you will email your proposal paper. Again, pag sinabing proposal paper, buo na po yan, ha. Ito po yun, no? Ito po guys, no? Ito po. Ayan, nandito po. Ah, sorry. Medyo humaba pala yung discussion ko. Wait lang ha. Cover page. So, wala pa tayong copyright. Ayan, nailahat pala, no? So, title page. Wala pa rin ito. Tsaka to, tsaka to. Ayan, table of contents na agad. Ayan. Ayan, okay. So, ito lang po, no? Tapos, appendix. Okay, yan na. So, ito po again yung nilalaman. Ito po yung diniscuss natin kanina, no? So, ayan, pakigawa po yung inyong paper. Pagsamasamahin po natin siya into one document lang po ha. Pakitake note po, one document lang po tayo, no? Ang ipinapasa nyo po sa akin dapat po Word file, no? Or kung gusto nyo, gawin nyo na pong dalawa, isang Word file tsaka isang tawag dito, isang naka PDF version, no? Ang nangyayari po kasi niyan normally pag nagde-defense tayo, yung mga panel ini-edit din po kasi nila yung inyong mga paper. Diba? Kaya po, ang understanding po natin, mas maganda kung bigyan natin sila ng Word file para pag nag-edit sila, pinadala sa inyo, di, malaking tulong po yan sa atin. And ayun po, no, siguro, kwento ko na din guys. Sa mga panel guys, wala po kayong ikatatakot. No? Mabait po ang mga panel po natin sa MSCM and sila rin po yung mga course specialist nyo. No? Yung mga naging teacher nyo rin po, no, habang kayo ay nandito po sa academ ng, ano, ng MSCM. Ayan. Tapos, ano pa ba? So yun, no? So papasa nyo lang po yan. So pakipadala po sa akin. Tapos ito po yung Form 5. Balik ko po. So this is the Thesis Confidentiality Non-Disclosure Agreement. Yan, wait lang po. Yan. So non-disclosure agreement ito. So sabi natin, fill out mo lang. So thesis submission date, kailan ka nag-submit. Tapos ito, this agreement set for the terms and conditions under which confidential, proprietary, and other private information shall be disclosed between PUP and blank.
hereinafter referred to as evaluator examiner, kung sino po yung nag-review ng paper nyo. So normally po yan, it's either ako or si Dr. Bernabe po ang magre-review ng inyong paper para ma-assignan po kayo ng advisor. No? So filled out lang po natin ito. Then the examiner, authorized to disclose or receive the confidential information is, again, pwedeng ako or si Sir Bernabe. Pero siguro, for our best practices, siguro kay Dr. Bernabe na lang po dahil siya po ang ating program chairperson. Pero tutulungan ko naman po siya dyan para mabilis pong matapos at mabigyan po kayo agad ng advisor. Then, on behalf of the Polytechnic University of the Philippines, so name and title. Actually, wala na tong part na to. No? Naulit lang ito, guys. Huwag nyo nang sagutan itong part na to. No? Naulit lang. Ito lang po yan. Okay? So, parang sinabi mo lang na on behalf of the university, siya po yung examiner. Para saan po ba ito? Bakit po ba tayo merong thesis confidentiality ng disclosure agreement? Kasi po, sabi natin, yung chapter 1 to 3 nyo, di ba? Idea nyo po yan eh. Sa inyo po yan. No? May intellectual property nyo po yan once matapos nyo siya. Kaya po kailangan kapag ka po ipinadala nyo po ito sa amin, no? Kumbaga meron tayong kasunduan na kung ano man po yung mababasa namin ni Sir Bernabe, sa atin lang po yun. Hindi po siya lalabas. Kumbaga part of our ethics po ito. No? Kasi baka mamaya, di ba mamaya, nagpakahirap kayo, sobrang ganda ng title nyo or ng thesis ninyo, then ang nangyari is kinopya namin. So, di ba? So, kumbaga, kawawa din po kayo. Kaya protection nyo po ito. So, ganun yan po kayo kamahal ng Open University, no? Kaya meron po tayong ganito. Ayan. Just to ensure lang po na yung idea nyo is hindi mananakaw. So, dito, contents and thesis by. So, pangalan nyo, tapos yung title ng inyong paper. Then, sa dulo po niyan, pirma, no? So, examiner, kung sino nag-examine, pirma. Pirma ni Dr. Maria Pamela Grace Buhi, ang ating representative ng University Research Ethics Board. Tapos, ayan, no? So, yung pirma po nila. Okay? So, again, this one is for your own protection po ito, ha? Para po sa inyong intellectual property. Okay? So, yan po. So, hindi nyo pa po ipapadala ito sa amin, no? Or, sorry. Ipapadala nyo sa amin, pero soft copy po muna. Okay? So, kailan po yan kailangan ipadala? Dito na po, no? Sa kasunod na po. Banda dito pa, no? Later. Sige. So, dito pa po, no? Dito pa. Babalikan natin mamaya. I-remind ko na lang po pag papadala na, no? Parang ganon. So yeah, next, after nyan, so magkakaroon na po tayo ng formal assignment, no? Kumbaga, re-reviewin na po ng ating chairperson. So tutulungan ko po siya para po ma-identify natin ano po ba yung specialization ng inyong paper, 'di ba? Sino at kung ano, kumbaga mag-identify na tayo who among our faculty members ang meron pong expertise doon sa subject matter na 'yan, no? Ng inyong paper. Okay po, so aralin natin yan kung sino po ang pwedeng ma-assign as advisor. Then next po is yung formal appointment and acknowledgement of the thesis advisor na. So sabi natin, syempre, nagpadala kayo sa amin ng paper. So aalamin natin kung sino po yung pwedeng maging advisor nyo. Then gagawan po kayo nito ni chairperson po natin. No? So yan, ito po yung thesis dissertation advising contract. So ito po ay kontrata between sa inyo at sa advisor po ninyo. So, kailangan po natin ito. So, magkakaroon po kayo ng agreement. So, pangalan ng advisor, pangalan ng advisee, diba? So, fill out lang yung mga information. Tapos, basahin nyo na lang din po ng mabuti para alam nyo po kung ano yung mga duties and responsibility nyo. So, ito, for example, as advisee, fulfill the requirements. Agtagtudo! Ayan. So, sige po. Dito ko po muna lahat, ha. Wait lang po. Ayan. Minute ko po muna lahat, no? So later on po bibigyan namin kayo ng chance for question and answer, no? After the presentation. Ayan, okay. So sabi natin, these are the role of you as an advisee. So fulfill the requirements of the thesis or dissertation writing under the supervision of his or her advisor. So meaning to say po, kayo po ang gagawa ng paper po natin, ha? Kayo po mismo as student. Tapos igaguide lang po kayo ng ating mga advisor. Okay, kaya please wag niyo po sanang ipapasa ng buo yung paggagawa ng paper sa inyong advisor. Okay po? So nandiyan lang po sila para i-guide po kayo para siguraduhin po na yung idea in mind niyo will be realized or materialized doon po sa inyong paper na ginagawa. Kasi minsan po nagkakaroon po ng mismatch po 'yan, no? So iba po yung idea ng student, then iba din po yung lumalabas po sa kanyang paper. So kaya po nandiyan sa advisor to ensure po na magiging maayos po 'yon. Then satisfy the expectation of the advisor and follow the work schedule stipulated in the plan of activities as agreed upon
with the advisor, no? Then meet regularly with the advisor and provide him or her with updates on the progress of research activities and writing. Then follow stringent quality assurance measures such as yan, yung professional editing. Later on, didiscuss ko po sa inyo yan. No? Meron po tayong grammarian service po dyan. So kasama po talaga sa flow. Plagiarism check. No, ang plagiarism check, may account po ako as your Secretary for Thesis Defense. May account din po ang inyong mga advisor. So either which, no, pwedeng sila or pwedeng ako, pwede nating i-run for originality checking yung inyong paper. Then sa grammar and readability test, kasama rin po yan. Reference and literature sources checking. Yan, mahalaga rin po yan guys, no? Iiwasan po nating mabuti. Take note, nasa academe po tayo. Kaya dapat po, makaiwas po tayo doon sa mga tinatawag nating plagiarism, no? Huwag po sana tayo makakasuhan po niyan. Tapos, eto po, number 5, pay appropriate honoraria during the proposal, pre-final and final oral defense stage through the university. Take note po ha, through the university, no? So, kailangan po kay PUP po papasok ang inyong mga bayad. Hindi po pwedeng diretso po sa mga panel po ha at sa mga ano, sa amin as secretary, no? Again, kay PUP lang po ha. Hahanapan ko po kayo ng resibo po dyan, no? Ulit-ulit ko po yan, ha? Kasi may mga, minsan may mga nagtatanong yan kung pwedeng diretso daw sa panel. So guys, hindi po pwede, ha? Kasi nasa university po tayo, baka po kasi maging ground for corruption pag, di ba? Pag meron tayong tinanggap, okay? So kay PUP po yan, no? So mamaya, didiscuss po natin yan as we go on doon sa mga defense. So, yun. So basically, these are your responsibility and these are the responsibility of your advisor, no? Tapos sa dulo po niyan, pipirmahan niyo po yan ngayon. Sino pong pipirma? Advisee, advisor, program chair, and the director. Okay? So ganito po ang mangyayari po niyan. Sa mga pirma-pirma po, so hindi po tayo nag-aalaw po ng e-signature po ha kapag ka mga pirma na katulad nito, no? Kasi dapat po wet signature po yan. No? So ganito naman po ang mangyayari dyan. If your advisor po is taga-malayo, halimbawa, kung naging advisor nyo si Dr. Teody Amatosa, siya po ay taga Samar. Yun, ia-allow na po natin ng e-signature po siya. No? Pero yung sa program chair po tsaka sa director, ang kailangan daw po dito is wet signature. So welcome naman po kayong dumalaw po sa PUP Open University System. No? Nandyan po tayo located sa NALRC Building or Ninoy Aquino Library and Learning Resources Building. Located po yan sa PUP Main, no? Sa may Santa Mesa, Manila po. So, nandiyan naman po araw-araw ang ating program chairperson at ang ating director. So, pwede po kayo magpapirma po sa kanila anytime. Okay po. So, dalaw-dalaw po tayo para magka-ano po tayo, no? Magka-kilalan-kilalan din po tayo. Or kung hindi naman po kayo makakapunta, pwede naman po kayo magpapunta po ng inyong representative. Yan, ina-allow po natin yan, no? Your authorized representative. Tapos kung gusto niyo po, so ipo-post ko po yung aking number sa chat box. 09957907044. Ayan. So that is my number. Once na kayo ay papunta pa lang ng PUP, kontakin niyo na po ako or mag-leave na kayo ng message sa akin para po kapag ka, 'di ba, pagka po ano, pwede ko po kayo guide. So Monday to Saturday po kaya, hindi po ang pasok lang po namin, no? Government po, Monday to Friday lang po. Monday to Friday, 8 a.m. hanggang 8 p.m. po kami na nasa PUP. Okay po? Whole day po yon. So, message lang po kayo ha. Pag Saturday po kasi, depende po. Ako po yan, nasa PUP po ako pagka weekends dahil may klase. No? Pero depende po yan. Ang Saturday po namin, work po yon, hindi po as administrative, pero as teacher po kami nun. No? So, kung may iaabot lang naman, kung magpapasign, so pwede naman nyo po kung ma-meet, no? Message nyo lang po ako. Pero Sunday guys, definitely hindi po, ah, wala po ako sa PUP pagka Sunday. Basically lahat po kami, no, bawal po pumasok sa PUP kapag Sunday. Yan po ay mahigpit pong pinapatupad ng ating Vice President for Administration. Unless otherwise, meron po kayong pre-approved na request, no? Ayan. So next. Sorry, nasaan na tayo? So yan po yung ating contract. Then ito naman po yung appointment and acknowledgement. So kailangan din po natin to i-secure. So normally ang gumagawa po nito is si ano po, no, si program chair or ako. Kami pong dalawa ni Dr. Bernabe. So lalagay lang po namin anong date, tapos sino yung course specialist, ano yung program niya, tapos sinasabi lang dito yan. So dear, so pangalan ng course specialist, lalagay yung title nyo,
yung name nyo, tsaka yung program. So you have been favorably recommended by the program chairperson to supervise the thesis of, ayan, di ba? Sabi sabihin, nagkakaroon po ng formal assignment po ng advisor. Okay? So kapag ka po pinadala na to, no, papadala to through email, so masipag po ang ating program chair, no? So ginagawa po niya agad ito, tapos ipapadala po niya sa email sa advisor nyo, tapos naka-CC po kayo, no? Palagi po 'yan, naka-carbon copy po kayo doon sa ano, sa mga isinesend po. Then tapos kindly confirm your acceptance. Ang gagawin po ngayon ng inyong advisor, so pwede po niyang sagutan to, no? I hereby read the attached thesis manuscript and I accept my appointment as thesis advisor. So susulat niya po ulit yung thesis title, name of proponent, yung program, tapos pipirmahan po niya dito sa ilalim po 'yan. Signed and dated po. Okay, so ganun po yon. Once na maibalik na po ito sa amin, actually, ipunin nyo po ito, no? Tulong po tayo dyan sa pag-iipon po ng inyong mga record. So mahalaga po sa atin yan. Tandaan nyo po, tayo ay ISO, no? So ISO certified po tayo for quality management system. So kaya mahalaga po talaga sa atin ang mga paperworks. So ang mangyayari po sa atin, gagawin nyo muna ito online, no? Pwede naman po ang isig na po sa mga parts na ito. So pero pagdating po ng defense nyo, kailangan nyo pa rin po ito ipasa sa amin ng naka-hard copy. So, ito po yung kasunod na step. So, the director or program chair will email you and your appointed advisor. Then, an advisor will reply and acknowledge you as his or her advisee. Then, after nyan, magkakaroon na po kayo ng close coordination between the advisor and the advisee. So, ito na po yung susunod. Ayan. So, thesis or dissertation, consultation or monitoring form. So, sagutan nyo lang yun nasa ibabaw. So, guys, itong form number 3, ito na po yung gagamitin nyo hanggang dulo, no? Hanggang dulo po ng inyong, ng inyong thesis writing. So, lagay nyo lang po dito, sagutan nyo lang po siya, kailan kayo nag-consult. Pwede po na kayo ay nag-face-to-face or via Zoom na consultation. Even po yung email, ina-allow na po natin, i-accept na po natin yan, no? So, i-record nyo lang po dito para alam lang po natin kung kayo po ay nakakausap po or na-advise ng tama ng inyong mga advisor. Okay? So, yan. Fill out lang po natin. No? Tapos, pipirma ang advisor nyo po dyan. Ayan. So, ganun lang. Proper fill outing lang po ng ating form. Kung kulang po, pwede kayong magdagdag ng mga table dito sa dulo po, ha. Kung kulang po yung, ala to. Apat, no? Ayan. So, basta mahalaga lang po, may record natin lahat ng mga nagiging meetings nyo ni advisor para sigurado po tayo na maganda po yung quality ng papel ninyo. No? So, again, you will need to closely coordinate with your thesis advisor. By the way, lahat po na nababanggit ko pa so far, wala pa pong bayad. No? Ang may bayad pa lang po yung enrollment ng thesis writing. Pero yung paggawa ng paper, yung pag-submit, yung pag-appoint ng advisor, wala po mga bayad po yan. Ha? Free po yun. No? Then next po is yung tinatawag na po nating endorsement po. So sabi natin, magpo-close coordination kayo ni advisor, 'di ba? Then tapos sasabihin niya, no, sometime in the future, ready na kayo, no? Ready na 'yung inyong paper. So i-endorse na po niya kayo, no? Endorsement and scheduling na po ng proposal defense. So ito po yung may bayad na 9,375 pesos po ang bayad po diyan. Then ito po yung una po nating i-accomplish, no? Okay, so at this point po, itong part na ito, ako po ang gagawa nito, no? So ang kailangan ko lang po mula sa inyo, paki-fill outan lang po itong nasa taas. Ayan. Ito po, sama nyo na si advisor. Okay? Tapos padala nyo po sa akin, ako na po ang maghahanap po ng inyong panel. Okay? Or ng evaluators. So padala nyo lang siya sa akin. So inaaral ko rin po kasi yan. So hindi po tayo pwedeng basta-basta kasi magbigay ng panel. Kailangan po within his or her expertise po yung inyong paper, na para ma-guide po niya ng mabuti, na para mag-shed light po siya sa inyong paper. Okay po, para sigurado po tayong makatulong. Take note po palagi, ha. Ang defense po natin, ginagamit nating avenue yan para pagandahin yung paper nyo, hindi para po gisahin kayo, ha. So hindi po natin kultura yon sa OU, ha. Yung ganun. Kaya again, wag na wag po kayong matatakot sa mga defense, no? So it will be your opportunity para mas pagandahin pa po yung inyong paper. Okay, so again, fill outan niyo po hanggang advisor. Ako na po bahala sa evaluator. So, pwede niyo po itong i-fill out ng naka-ano lang, ha? Yung online, yung digital yung pag-fill out niyo.
kahit hindi niyo po siya i-print, pwede rin naman po nang naka-print, no? Either way, okay lang. Okay po? Basta padala niyo siya sa akin para masagutan ko po sa evaluator at mapapirmahan natin yung mga evaluator niyo. Okay? The next, we have the TDW Form 7, the Thesis Proposal Defense Endorsement. So, ito po yung gagawin po ng inyong advisor para malaman po natin na kayo po ay ready na po for defense, no? So, sagutan niya yan, name of student candidate, program, then the thesis title. Then, upon the review of thesis evaluation committee, the aforementioned thesis now recommended for proposal defense, no? At take note po ha, meron po tayong sinusunod po na time frame. So, as much as possible, ito po, pasensya na po sa mga ano, sa mga bagong dating po, no? So, kailangan po 1 week. 1 week na po ngayon, no? 1 week before your scheduled defense, hawak po na po ang inyong mga thesis, no? Soft copy. Okay po? So, sa pag-schedule ng thesis defense, wala po tayong problema po dyan. I mean, pwede naman po tayong magpa-schedule anytime, no? Kahit po hindi po, kumbaga, tentative lang po yun. Anong tawag dito? Yung indicative lang po siya. At least, ma-indicate namin na may paparating tayong defense, no? Pero kung hindi po matuloy, okay lang po yun. Wala pong problema. Basta magsasabi din po kayo sa akin ahead of time para masabihan ko rin po yung mga panel na hindi po tayo tuloy for the defense. Okay po? So, ganun lang naman. Kasi guys, ganito, hindi po kayo pwedeng makapag-defense pag hindi po pumayag ang advisor nyo for defense or pag hindi po kayo in-endorse sa defense. Okay? So, paano yun? Lagay nyo lang, di ba? So, advisor as yung evaluator. Tapos, dito po, yung attach natin yung proposed manuscript nyo, noted by ang program chair, tsaka approve yung ating director, no? So, ayan. So, fill out lang natin itong mabuti. For signature, pwede po ang e-signature dito sa form na ito. Okay po? Again, pwede po ang e-signature, no? So, again, this is the point, no? Pag wala po ito, hindi po tayo makakapag-proceed sa proposal defense. Okay? Kaya make sure po natin na ma-fill out natin to ng tama para hindi po tayo magka-problema sa defense. Okay po? Ulitin ko po ha, pag wala po yung Form 7, hindi daw po tayo makakapag-defense, no? Then, in addition po, ito po yung mga requirements po natin para sa proposal defense. So, kailangan po natin yung pre-recorded video presentation. So, not exceeding 5 minutes. Okay po, maximum po dapat ang 5 minutes po natin sa presentation. Yan po, no? Then, for photo in formal attire, kailangan nyo po kung bigyan yan. Kasi po, during the day ng defense, yan po yung ipepresent na isasama ko sa presentation ng screen. No? So, para makita. So, pakita ko kayo ng sample, no? Sample, ha? Ay, gumalaw. Ayan. So, sample po natin ito. Ganito po kasi yung gagawin natin. Ayan. For example, ito. Ako po ang advisor. So, during the day of your defense, meron po tayong i-share screen. No? So, nandyan po yung title nyo. Nandyan po yung picture nyo yung dalawa. Siyempre, yung picture mo and your advisor. Tapos yung name. No? Kaya po, mahalaga po yung picture as much as possible. Gawin po natin siyang formal para kapag ka po nag-share screen po ako, tawag dito, maganda po, no? Kumbaga, pleasing po yung itsura po natin, no? So, wag po gagawin yung iba kasi ang ginagawa, yung picture na 2x2, pipicturan gamit yung cellphone, tapos isesend sa akin, sobrang blurred na po, no? Hindi na po mawari yung inyong mga gwapo at magagandang mukha, no? Kaya po sana, no, kahit ganito po sa, sorry, ganito po sana, no? Baga malinaw na malinaw po, no? Para, di ba? Mapakita natin na talagang professional tayo and seryoso po tayo sa inyong thesis na ginagawa. Okay? So, balik po ulit ako. So, yun po. Doon ko po gagamitin yung photo and formal attire. Then, syempre po, yung inyong paper for proposal defense na nakalagay sa isang document, no? Sa one docs file. So, kasama na po ha, chapter 1 to 3, instrument. So, kulang po ito ng preliminaries. Ayan. Then, syempre po yung receipt of payment for proposal defense. No? So, kailangan po this time, bayad na po tayo sa proposal defense bago po tayo mag-proceed po. No? Kasi ang proposal defense, yan po ay, dyan po kukunin yung grade nyo para sa thesis writing 1. No? Whatever the grade po na makukuha nyo from the panel, i-average po natin yan, then yun na po yung lalabas na grade nyo sa SIS. Kaya po, make sure po natin na make sure po natin na maayos po yung ano, yung I mean nakapagbayad na po kayo ng receipt kasi hindi po tatanggapin yung ating report, 'di ba? Kasi nagre-report tayo niyan, report of proposal defense, no?
hindi po tatanggapin yung ating report kapag hindi po kayo nakapagbayad, no? Kasi attachment po yung resibo. Okay? Kaya po kailangan po i-attach po natin ito. Para po sa mga dati na pong nakapag-proposal defense, ongoing ang paper, pakikisuyo po ako, pakisubmit na po sa akin ang inyong mga resibo dahil hindi ko pa po maipasa ang inyong report hanggat hindi po tayo nakakapag-attach ng receipt. Okay po, para po yun sa lahat po ng mga nakapag-proposal defense na. Ayan. Then, ito po yung sabi ko po na kailangan nating ayusin. So, submit all the forms in a long expandable envelope. So, to the thesis defense secretary, sa akin po yun, then legibly write your full name, student number, program, and contact details at the upper left corner of the envelope. So, ito po yung example po natin na isusulat po ninyo. No? Bawa, De La Cruz 1T, then student number, kuya natin palang 1 ito. No? Ayan. Tapos, Master of Science Construction Management, then ito po yung number, contact number, then ito po yung kanyang email address. No? So, ganito po, no need naman po na pumunta kay PUP para lang po magpasa nito. Ang pwede nyo pong gawin, pwede pong sa office ninyo, i-prepare nyo na siya, tapos ipalalamove nyo na lang po sa amin, okay lang po yun, wala pong problema po. No? So, wala pong problema doon, pasa nyo lang po. Ayan. For the scope, ano pong scope ng video presentation po? Ah, okay, wait lang po, hanapin ko po dito sa, naku, nakikita. Wait lang po, stop share ako saglit. So, i-include ko lang po yung scope, no? Wait lang po. Bukas lang po ako. Nasa Facebook ko po kasi yun eh. Wait lang po ah. Meron po tayong outline dyan. Yan, ito po, no? Lang po ha, inaayos ko lang po yung outline natin. Yan. So let me once again share my screen. Lang po.
Okay po. So balikan ko po ng konti yung doon sa defense. Ito po yung ipapasa po, no? So this will be the outline of presentation for the pre-recorded video. So sabi natin A for the proposal defense. So kailangan po syempre, ano po yung research title nyo? So unang-una mo yan, dapat sa unang slide mo nandoon na yan, no? Anong research title mo? The name of the researcher. Tapos ano po yung BS course, no? Yung course nyo bago kayo dito sa masters. Kung kayo po ay civil engineering, architecture, electrical engineering and so on po, no? Tapos ano po yung current work ninyo, 'di ba? Kung saan kayo nagtatrabaho, ano yung position nyo doon and other significant information about yourself, no? Then also, mention natin syempre yung inyong advisor, no? Ba, my thesis advisor is Dr. Guillermo Bernabe, no? Something like that. Then after nyan, introduction po kayo. Ang introduction po natin, ito na rin po yung rationale ng inyong paper. Kumbaga, i-discuss nyo lang po sa atin yan, sa mga panel, paano po ba yung inyong intention or ano po ba yung problem? Diba sabi natin, a problem strikes the mind of the researcher. So ano po yung problem na yun? Diba? Ano yung problem na yun? And kailangan nyo pong establish yung need ng inyong paper. Bakit po ba kailangan yung papel nyo? Okay, kapag proposal defense, yan po ang mahalaga po ah. Yung need, bakit kailangan yung paper nyo at ano po yung ano, kumbaga ano po yung gagawin nyo para makuha yung output na kailangan nyo o yung gusto nyo makuha. No? Yan po yung titingnan po ng mga panel. Kaya make sure lang po natin na alam po talaga natin yung gagawin. Na although kung sakali naman, igaguide naman po kayo ng mga panel kung sakaling hindi natin napalabas sa paper nyo yung gusto nyo mangyari. No? Igaguide po nila kayo dyan para ma-edit. Then your theoretical framework, your conceptual framework, then your statement of problem, andyan din po. Tapos research method use, kung ano po yung ginamit nyo. So basically, galing sa chapter 3 na po ito. Tapos description of the respondents, then the survey questionnaire, na yung inyong instrument. No? Lagyan natin, / instrument. Ayan. Then, references. Tapos, thank you very much na po. No? Yung last slide po. So, all in all, dapat po, 5 minutes lang po kayo dyan. Hindi po kayo pwedeng lumagpas. Guys, stricto po tayo dyan sa defense. Kapag lumagpas po kayo ng 5 minutes, automatic po, ipapatay na natin, no? Isha-shot na natin yung inyong, i-stop na natin yung inyong pag-share screen. Okay? Take note po, pre-recorded video po ito, then kayo po ang mag-share screen ito during the defense, no? Bakit po tayo pre-recorded video? Para kumbaga, ma-make sure po natin na yung video, dahil kayo gumawa niyan, so sure tayo na, di ba? Siyempre, hindi ipapasa sa akin yan hanggat hindi kayo satisfied sa ginawa niyong video. No? So at least, may re-ready niyo yung sarili niyo. The same time, just in case magkaroon, for example, no? Nagkaroon kayo ng intermittent connection. For example, nitong Tuesday, di ba? Parang nawawalan ng, ano, kahapon, no? Parang nagloloko si PLDT. So kung ganun, pwedeng saluhin po kayo. Sky Cable naman kami, no? So pwede ko po kayong saluhin para ako po yung magpe-present on your behalf ng video presentation nyo. Tapos, present na lang po kayo during question and answer para sagutin po yung mga magiging question po ng ating mga panel. So, next. Again po ha, magsasubmit po kayo sa amin ng ano, ng long expandable envelope. Tapos, doon nyo po ilalagay lahat ng inyong mga forms, no? And that will serve as your permanent record po, no, sa ating university. Kaya po, paki, syempre, sulat lang po natin ng maayos, no? Yung name, course, yan. Again, pwede nyo po ito ipadala sa akin through Lalamove. I-address nyo lang po sa university, no? Sa PUP main gate. Tapos, pwede ko na po siyang i-pick up. No? Mababait naman po yung mga guard kapag nakita nila ako. So, sinasabihan naman po nila na may dumating akong delivery, no? Something like that. So, pwede ko pong daanan pagpasok ko. Para pag-akit ko ng office, dala-dala ko na yung folder nyo. Okay? So, no need to go to PUP, no? Kapag kayo ay nahirapan. Pwede nyo ipadala po yan through LBC. Diba? Pwede rin po sa Lalamove, pwede sa Grab, no? Kayo kung paano nyo po siya gusto ipadala. Okay? Then, and po. So, ito naman, next na po is yung ating proposal defense proper. So, syempre, magde-defense na po kayo. Then, sabi natin, after the proposal defense, so, the panel will submit to the program chair and thesis advisor, thesis defense secretary, their accomplished TDW Form 8, so thesis proposal defense evaluation sheet. So, ito po yun. So, ganito po kayo gegradean, no? So, i-edit na lang natin, no? Kasi nagkaroon po ng master and communication po dito. I-edit na lang po yan. Kayang-kaya naman po, no? So, name of the candidate, thesis title nyo, advisor, sinong advisor, tapos sino yung panel chair, and yung member po natin.
No, kapag proposal defense, dalawa lang po yan ha. Again, pag proposal defense, dalawa lang po. Isang, I mean, dalawang evaluator, no? So, isa po dito, the chair, tapos isang member. Ayan. Tapos, ito po yung magiging grading system po sa inyo. So, for the manuscript, so, yan, yung contribution to the field of specialization or discipline, substance and content, methodology, then form and writing style. So, that will be your 60%. Then, for the 40%, yan po yung organization, delivery, oral articulation, and the mastery of the topic. Then, kung meron po silang comment, no, so total of 100 ito, then ito po yung grade equivalency. So, sabi natin, pwede kayong grade as excellent, very good, good. No? So, sa atin po, para makapasa kayo sa defense, ito po ang kailangan yung grade. 85% and above or 2.0 and above po ang grade. Kapag ka po yun ang grade nyo, so you will be approved. It's either approved na wala na po kayo i-revise or approved with revisions. Yan po yung pwede pong mangyari kapag 2 and above po ang grade. Pero kapag nag-below po kayo sa DOS, disapproved po yun, no? And which is seldom naman pong nangyayari, lalo na kung guided kayo ng inyong advisor, di ba? Nag-guide naman kayo ng advisor during your preparation of your thesis. So less likely naman po na mag-fail kayo. No? Magagaling po ang mga advisor po natin sa Open University. Kaya I'm sure di naman po nila kayo papabayaan. Okay? So yan, pipirmahan po ito ng inyong evaluator. So, yan. And again po, ito po yung magiging basis po natin kung ano po yung lalabas na grade sa SIS nyo. I-average lang po natin yung grade na ibibigay sa inyo. Then kung saan man po siya mag-fall dito, yan na po ang lalabas sa inyong SIS. Okay? So, ganun lang po yun, no? Next, sabi natin, after ng iyong defense, so syempre magre-revise ka ng paper. So, revision of your paper based on the comments and suggestions of the panel during the proposal defense, no? So basically edit mo lang, no, kung paano nila pinapa-edit yung papel mo. Kapag na-edit mo na siya, so next mo naman gagawin is magse-secure ka na nung University Research Ethics Committee clearance, no? So sabi natin, you will need to submit your rec form 9 to 11, ito na po yon, 9, 10 and 11 to the University Research Ethics Committee through Dr. Rudolph Anthony A. Lacerna, the Chief for Center of Research Extension, CRE, PUP, Open University System, through email po, no? Ito po yung kanyang email address. Ayan. So, sa kanya na po yan, ha? Again, hindi nyo po sa akin ito ipapasa, ha? Inuulit-ulit ko po, hindi nyo po sa akin ito ipapasa. Sa office niya po ipapasa yan, ha? So, yun lang po, no? Then, for the UREC Form 9, ito po yung 9, para ma-familiarize kayo. So, iche-check nyo lang naman daw po dito kung ano po yung applicable, no? So, yan, ba? So, title, UREC code, site study, name nyo, basic ano lang po, basic na mga information ninyo. Then, field of study, checkan nyo po kung ano yung mga nag-a-apply. Source of funding, kung kayo po ay funded yung inyong thesis, no? Tapos yung date started, mga, bigay nyo lang po talaga kung ano lang po yung necessary information, no? Ayan. Then, ito po yung ano natin, ito po, to be filled out by the applicant, so, yan, then endorse nyo. Tapos, kung kayo complete ba, ito, pipirmahan na to ng UREC na, no? So, hindi nyo na po sasagutan yung part na to. Si UREC na po gagawa niyan. Tapos, kung approve. Diba? Date. Tapos, kung sino nag-approve. Okay? So, that is form 9. Then, this is form number 10. So, ito po. Form number 10. So, naka-word document po itong file na ito, no? So, meron naman na pong guide. Example, for the program or project title, ito na po yung guide, no? So, pwede nyo na po siyang sundan. Ayan. So, susundan nyo lang po siya, no? Sasagutan nyo lang siya as is. Ayan. Then, next na form is yung number 11, ito. So, basically, yung tatlong form, ganun lang, ganun din po yun, no? Basta, fill out lang po natin yung mga necessary information. So, sagutan nyo lang. Then, pag nasagutan nyo na, email po natin, no? Ano to? Signature over, okay, participant and the researcher, no? So, sagutan nyo lang po yan, tapos padala nyo po dito sa email address ni Dr. Lacerna. Okay? Ayan po. Then, once po na kayo ay, ano, kayo ay matapos na po sa UREC clearance, no? So, normally, mga 14 days po yan or earlier, no? Once matapos na po kayo dyan, so, bibigyan na po nila kayo ng clearance, no? Mag-i-issue na po sila sa inyo ng clearance. Okay, and pag na-issuean na kayo ng clearance, no, after securing the UREC clearance and revising your paper based on the comments or suggestions of the panel during your proposal defense, so secure the approval of your thesis advisor. Kumbaga, hihingi ka na po ng go signal para makapag data gathering ka na, no?
And ayun na po, data gathering procedure na po yan. And we are estimating po na 30 days po ang itatagal nyo dyan, no? So let's hope, no? Let's hope na matapos agad, no? Yung iba po, kinakaya nila, kapag tutok po sila sa data gathering, kaya na po nila ng 2 to 3 weeks po yan. Pero kung medyo, syempre, alam naman natin, lahat naman po tayo ay mga working professionals. So kaya binigyan na po natin ng allowance hanggang 30 days. So tanong, sir, paano pag lumagpas ng 30 days? Okay lang po yun, wala pong problema. Yun nga lang po, madidelay din po yung timeline nyo para sa graduation. Di ba? So ganun lang naman po yun. Ang thesis writing po natin, dahil nasa Open University po tayo, tuloy-tuloy lang po ang thesis writing. No? Huwag nyo pong isipin yung sa graduation kung delayed or hindi. No? Basta ang punto po, kapag kayo ay nakatapos na sa thesis process, yan, that's the time po na kayo ay pwede na pong mag-apply for graduation. Ayan. So mahigpit po ang ating OU registrar po sa matter na yan. Kaya siguraduhin lang din po natin na baga, kasi labas na po sa opisina namin yun eh, yung about sa graduation, make sure lang po natin na na-comply po lahat para hindi po kayo magka-problema. Ayan. Then after nyan po nun, ng data gathering procedure, pwede na po kayo mag-take ng compre exam. No, kasi po guys, kakasabi ko lang po, wala pong deadline ang pagpapasa ng mga ano sa thesis. Dahil sabi ko nga, kung sakali kung tumagal po kayo on your end, madidelay lang naman po kayo ng konti sa graduation na inyong tinatarget, no? Pero nevertheless, wala po 'yan. Tayo po ay Open University, always open po lahat ng submission, always open po lahat ng application po, no? Ayan. Then for the thesis writing too, so ganun po ulit, kailangan niya po ulit mag-enroll. So, gagamit po ulit kayo nung kayo na pinakita po natin. No? Ito po yung OUS pre-reg form for graduate programs. Ayan. So, sasagutan niyo lang po ulit ito. Tapos, papa-approve natin sa program chair. Then, sabi natin, pwede yung email na diretso na sa akin. No? Or yon, pwede nang ganun. Sabi natin, may note. So, you cannot enroll in thesis writing 2 if you have not yet completed your thesis writing 1. Isa po yun, ha? Then, passing the comprehensive examination is required to enroll in thesis writing 2. No? So, dalawa po yung requirements. Dapat po, tapos ang thesis writing 1. At the same time po, ay dapat pasado po kayo ng compre exam. Ayan. So, sige po, proceed po ako. Then for the treatment, dito po, may babayaran po ulit kayo for thesis writing. That is the tuition fee plus miscellaneous fee. No? Ilang naman po, automatic na po yan. Si system naman po ang mag-generate po niyan. Depende po sa number of subjects na i-enroll po ninyo. Ayan. So after niyan, di ba, nakapag-data gathering ka na, guys. So may data ka na, may raw data na. Iti-treatment mo na yung data mo. No? So sabi natin, for the treatment of data, so ganito po yan. After completing your data gathering procedure, so confirm with your advisor if you need to avail statistician service. So ano po ba yon? Yan po yung statistical, no? Statistical tools, yung gagamitin nila doon. Kapag ka po kasi magaan lang po yung statistical tool na gagamitin, let's say for example, yun nga, kung mga weighted mean, kung mga ANOVA, kung mga t-test, di ba? As engineer or architect, kayang-kaya na po nating gawin yon, no? Kaya na natin i-perform yung mga basic statistics tool. So therefore, baka hindi na kayo i-require pa na magkaroon ng statistician. Okay? Again po ha, depende na po yan kung kailangan. Kaya you need to confirm with your advisor kung kailangan nyo or hindi. Okay? Then sabi natin, statistician service may consult a private statistician or may avail the service from the university through the Institute of Data and Statistical Analysis. No, kumbaga, pwede po kayo kay PUP mag-avail ng service, pwede rin po sa labas. Okay? So depende na po 'yan sa inyo. So, pero kung kay PUP po kayo mag-a-avail, so should the statistician service of IDSA be availed, so you may use the statistical service endorsement form. So ito po 'yon. So, basically sa akin po kayo makikipag-coordinate po dito, no, para sa signature. So, ito po. So, graduate school unit. So, syempre, Open University system po tayo. Date, tapos fill out pa nyo lang, guys, no? Name of student, degree program, lagay nyo dyan, MSCM po tayo, no? Then contact number, email address, tapos date of pre-oral defense. So, ilalagay po natin, then also the date of your final defense. Then, sino po yung thesis or dissertation advisor nyo and the member of the panel. Tapos, i-endorse, no? So, ang mag-endorse po sa inyo, thesis or dissertation advisor nyo. So, ganito po ang gagawin natin. Kapag ka po advisor,
kayo po ang makikipag-usap dyan kasi may close coordination naman po kayo ng advisor nyo. No? So, kapag ka naman po kay chairperson na, pwede nyo na po sa akin padaanin yan. Kasi lagi naman po kaming magkasama ni Dr. Bernabe sa office. No? So, ako po kasi ang kanyang program coordinator para sa mga non-traditional study program na subjects, no? Or na programa. Kaya po, pwede ko pong papirmahan po yan kay Sir Bernabe. Okay? Pero yung sa advisor nyo po, kayo na po ang magpapirma, no? So, pwede naman po kasi may close coordination naman po kayo, no? So, kung nagka-problema kayo, pwede nyo pa rin naman inform sa akin para i-heads up natin si advisor na, sir, may email po sa inyo si advisee. So, baka po pwede natin matignan, no? Or ma-replyan. So, may message ko lang sila para sila po yung mag-attach ng pirma nila. No? Take note po, medyo iba-iba po ang advisor natin, ha? May mga advisor po na mahigpit, meron din pong advisor na maluwag, no? Kumbaga depende naman din po kasi yan, no? Sila naman po ang nag-evaluate yan kung paano po sila maghigpit at magluluwag. Ang point lang, ingatan po ninyong mabuti yung pirma, ha, ng inyong advisor. Dahil pagka nagka-problema, guys, mahirap yan, pirma yan, no? So, ingatan lang po natin. Ayan. Then the chairperson, again, ako na po magpapapirma dito. Ang gagawin ko po dyan, ganito, isasend nyo po sa akin, siguro naka-PDF na lang, tapos may pirma na po ng advisor nyo, pagsend nyo sa akin, ipapaprint ko yan sa office, pagka-print ko, papapirmahan ko kay Sir Bernabe, then pwede nyo na pong it's either pick upin nyo po sa akin kung malapit lang po kayo sa PUP, or pwede rin naman po na pipicturean ko, scan ko, padala ko sa inyo. No? Para nang sa ganon, kayo po ang makapag-submit through email po kasi sila, no? Through email po kay IDSA. Nandito po yung email address po nila. Yan. Sa kanila po kayo makikipag-coordinate. Just in case na kailangan nyo. Ito po ang advice ko, guys, ha. Kung kayo po ay nasa malayo, for example yan, sila Sir JC Malolos po, no? Taga Lopez, Quezon. Kung meron po kayong statistician po sa malapit, suggest ko po doon po kayo magpa-consult para mas madali po yung inyong coordination, 'di ba? At least hindi na po kayo magka-travel pa. Kasi baka, 'di ba, para mas madali lang po, no, para sa side niyo. Anyway, basta kung ano naman po ang comfort niyo doon, no. So again, hindi naman po required ang statistician dahil depende po 'yan kung kailangan or hindi niyo na kailangan. Depende po sa inyong topic, no. Pero ito po yung rate sa PUP. Kapag sa PUP po kayo nagbayad, that is 7,500. Ayan po yung babayaran. Then note, if the statistician service is availed from IDSA, no? That's the time lang po na babayaran nito. Pero kung hindi po kayo kay PUP nag-avail ng statistician, no need to pay this po, ha? Again, no need to pay kapag hindi po kay IDSA kumuha ng statistics. Okay po? And remind ko lang po, lahat po ng babayaran sa PUP, lahat po yan ay should be through the, ano, ha? Through the accounting and our cashier. Hindi po kayo pwedeng mag-transact po diretso sa tao. Okay po? Nililinaw ko po yan, ha? Ingat po kayo doon, ha, baka may mga false representative ang ibang ano, no, baka mamaya magpakilala sa inyo na connected ako sa ganito, sa ganyan. Ako magbabayad sa inyo, mga ganun. Huwag niyo i-entertain pagka ganun, guys, ha. Magbayad lang kayo sa PUP para siguradong papasok ang bayad nyo, no? And take note, sa amin po kasi, no, kasi papasa nyo rin po sa akin yung mga picture ng mga resibo-resibo ninyo. So sa akin, guys, tawag dito. Sa akin po, guys, basta po may resibo, wala na po tayong pag-uusapan dyan. Yun lang naman po ang hinihingi po sa atin ng OUS Registrar. Okay po? Ganito pong understanding natin. Pag may resibo, bayad yon. Pag walang resibo, hindi natin sure kung bayad. Okay po? Kaya always secure or always keep your receipt intact po, ha? Ingatan nyo pong mabuti yan. Kasi possible po hanggang application for graduation, hahanapan po kayo ng resibo. Okay? Kaya ingatan po nating mabuti. Okay po? Ayan. So again, only quantitative study needs statistician service, ha. Hindi na po kailangan ng ano dito, ha, ng kung kayo pa ay qualitative, no need for statistical tools na, ha. Hindi na po kailangan 'yon. Ayan. Then completion of full paper. So kailangan niyo na pong i-prepare ang inyong buong papel kasi after niyo nang, 'di ba, nag-data gathering kayo, magte-treatment pa kayo ng data, so bubuuin niyo na ngayon yung chapter 4 and 5 ninyo. So kailangan na po nating i-prepare ang remaining parts of your thesis paper for format and specification, refer to, eto, dun po ulit sa thesis and dissertation manual ng university. So, eto po yun ulit, ha? Ayan. So, at least, mapamiliarize po kayo. Pero, don't worry, guys. Mamaya, ibibigay ko po sa inyo itong soft copy na ito, no? Eto yung, sorry, eto po, itong flow. Para, at least, pag hawak nyo to, nandiyan na yung mga link, di ba? Control click nyo lang yan. Makukuha nyo na agad yung forms na kailangan nyo, no? Para hindi na po tayo masyadong
tawag doon, parang maliligaw ng landas, no? At least dire-diretso po 'yun yung paggawa. Then for full paper, ito po 'yan, no? May cover paper ka, may copyright page, title page, certification. Guys, etong mga ito, lalo na ito yung mga preliminaries, guys. Nandito po 'yan ha, bandang dulo, no? So may sample na po 'yan lang sa babanda 'yon. Eh ba, nandito na po 'yan ha, ika-copy paste na lang po natin. So ito. For example, ito po yung cover page. Ayan, even po, take note ha, even po yung mga spacing, kung ilang space, ano yung mga, anong tawag doon, yung mga margins, nandyan na po ha. So, susundan na lang po natin yan. Okay? Tapos, the title page, then yung ating copyright page, ito, edit mo lang, ito na lang ang papalitan mo dyan. So, lagay mo lang, Open University System po yan ha, by the author, tapos, and the Open University System. Okay? So, dagdag mo lang yan. Tapos, ayan, ito po yung ating approval sheet. Although mamaya may bibigay po ko sa inyo na editable nitong part na ito. Basta ang punto, ito na po yung mga soft copy. Ayan, certificate of originality, kakopy paste mo lang yan. Palitan mo lang itong complete title, yung program, tapos yung name of researcher. Ayan, so accomplish mo lang sila, no? Then yung abstract, ito po yung format natin ng abstract. Meron pong keywords palagi, 5. Tapos hanggang 250 words lang po tayo, guys. Stricto po ito, ha? Stricto po yan, no? So, ayan po, no? Ayan po yung tsura ng abstract. Then, even po yung sa pagbabind. So, ito po yung kailangan. Although, mamaya, dulo pa naman itong pagbabind, no? Pero, syempre, ito yung pinaka-exciting na part, di ba? So, dito po tayo, ha? Ito yung nasa gitna, no? Ito. Yan. So, dalawang guhit po yan. Tapos, title. Then, yung program, MSCM. Title ng paper nyo. Name of the author. Tapos, kung anong year. Ayan. Tapos, ito po yung sa front. Ayan. Front cover. Then, ito po yung sa spine. Okay, ito po yung specs. Guys, ha, maroon po tayo ha. Maroon po tayo, no? Open University po tayo. Ayan. Tapos, ayun na, no? So balik po tayo dito sa ating flow. So full paper, paki-make sure lang po kasama ang preliminaries, tapos yung chapter 1 to 5 po natin kasama ang references and appendix. Ang appendix, guys, may madadagdag po tayo ha. So sabi mo research instrument. Ayan, certificate of originality check, sasama mo na po yan. Then certificate of professional editing and the biographical statement. Siguro po magsasample po ko sa inyo ng isa. Lang po ha. Na po ko nang pwede ko i-sample. Ah, ito na lang, no? So, sample. Ito, final paper. So, ayan. Dalik mo na sa bandang dulo. Ayan, no? So, ito po yung, saan ito? So, ito po yung ating certificate of originality check. Diba? So, pinapakita po. Sa originality check po, mahalaga po na dapat pumas kayo ng 15%. Yan po ang maximum value po natin, ha? Kapag po lagpas po dyan, kailangan nyo pong mag-paraphrase po, no? So, paraphrase lang hanggang pumasok po kayo, no? Then, magkakaroon na po kayo ng certification. Then, next po, ito po yung certification of editing po natin. Ayan. So, i-edit. Parang kumbaga, sinertify lang na. Ito yung title nyo. Tapos, sinabi, was edited by, ayan, yung undersigned, no? So, is issued upon the request for whatever purpose it may serve you. Okay? So, yan lang po yun. Then, ito po pala yung biographical statement. Hindi ko po na ipakita kanina. No? So, the biographical statement. So, the name, di ba? Sabi ko nga, yung name. Tapos, yung inyong mga, accomplishment, no? Siya, chartered engineer, di ba? Tapos, saan kayo nagtatrabaho, di ba? So yan, basta lahat ng mga about sa inyo, kumbaga, this is the part na ibebenta nyo yung sarili nyo. Kaya dapat lahat po ng mga, di ba, pang build up sa sarili nyo, ilagay nyo dito. Kasama din po dyan na kung saan kayo nag-aral. Ayan, saan kayo nag-aral, tapos, ayun, no? Kasama na siya. Okay? So, ayun po, that is an example of a biographical statement, no? So, yan na po yung ilalagay nyo po dito, ha, sa inyong appendix, no? So, research instrument, certificate of originality, certificate of professional editing, and the biographical statement. Ngayon, ganito po. Kung kayo po ay may certification from your statistician, mas maganda po kung i-attach na rin po natin. Although, again po, hindi po required ang statistician dahil pwede naman po na kayo ang nag-statistics or si advisor or pwede po kayo mag-avail ng service sa labas. But nevertheless, again, hindi po siya required, no? Ayan. Then, ganun po ulit, close coordination. Ito pong form 3, kung ano po yung ginamit yung form 3 nung simula,
yun na rin po ang gagamitin natin, no? Again, hanggang matapos ang paper nyo. Okay po? So, yan. Then, mag-originality check po tayo. So, submit your chapter 1 to 5. No, 1 to 5 na po ha. Wala pong ano, guys. Pag nag-submit po kayo sa amin, please make sure po wala na pong ano, wala na po yung mga border-border. Tapos, chapter 1 to 5 lang po ang ipapasa nyo. Huwag nyo po isama ang preliminaries at appendix, pati reference. Huwag nyo po isama. No? Irarun po natin yan sa turn 18. Then, pag narun na po natin, lalabas na po yung ganito. Sige, sample tayo ng ano ha. Sample tayo ng report. Ay, sorry. Nasa loob pala ako ng folder. Ayan. So, sample natin ito, guys, no? So, again, this is just an example nung ating pagkakarun. So, ganyan po yung magiging itsura po pag nag-run sa Turnitin. Lahat po na naka-highlight, ibig sabihin po, may pinagkopyahan po siya or meron po siyang similar, no? Similar paper. Ano pong gagawin dyan? Ipa-paraphrase nyo po para magbago. So, normally, ganito po yan. Kapag may four words na magkakasunod, automatic po, naka-hit po yan as similar. So, ang gagawin nyo, pa-paraphrase nyo, for example, this chapter begins with a summary of the research followed by a statement of the issue. So, sabihin mo na lang, baguhin mo. Halimbawa, the research, ano ba pwede? Basta baguhin mo lang, guys, no? Baguhin mo lang, edit mo lang, paraphrase mo lang siya. Same thought, pero iba yung sentence construction mo, no? Para hindi na po siya mag-hit as similar. So again po ha, tignan nyo, chapter 1 na po agad ang simula niyan. Tapos yan, tuloy-tuloy po yan. So first run po ito, kaya medyo mataas. Again, guys, huwag po kayong kabahan kung mataas ang similarity nyo. Nangyayari po yan, no? Lalo na sa chapter 2. Diba? Ito, tignan nyo yung chapter 2. So medyo malinis-linis pa po ito, no? Kasi yung ibang chapter 2 na nakita ko, halos buong chapter, guys, naka-highlight. No? May ganun po. So wala naman po problema doon kasi at least nakita natin and i-correct po natin sila. No? So ngayon po kasi naghihigpit po ang university natin. So bago ang pre-oral defense, dapat po pasado na po yung inyong percentage. So pakita ko lang po yung bandang dulo. So yan po yung buong paper niya. Then ito po yung bandang dulo po. Ano ba yung dulo? Ito po yung report na sinasabi ko. Yan. So ito po yung report po natin. So kung nakikita nyo po, 22% ng kanyang similarity index. So hindi pa po yan acceptable, guys, ha? Hindi pa po yan acceptable. Ang acceptable lang po natin is 15%. Okay? Then sabi natin, ito po yung mga sources po natin. So pwede pong ito, no? Ito yung internet sources niya. Yan po nang galing. Yan po yung number one. Di ba nakita nyo po may mga number? Tulad ito, number one. So ibig sabihin, it correspond to this one. So kailangan po niyang i-edit yan para hindi na po maging similar dito. Tapos yan po, even po yung mga less than 1%, di ba? So nakikita po lahat yan, di ba? Tingnan nyo to, even ito po, no? Sa publication. So i-edit po natin. Guys, ganito, kung less than 1% naman, okay na po yun, no? Okay na po na may katulad dyan. Pero make sure nyo po na properly cited ang inyong reference or ang inyong source. Okay? Yung in-text citation po, mahalaga. Pero ito, not acceptable po yan, 21, no? Ang minimum po natin ay 15%, ang maximum ay 15%, no? Ayan. So, yeah, so that is the end of the ano of the report, no, nung ating MSCM run for originality checking. Again po ha, ito po ang tinitingnan diyan, no. It should be 15% yung similarity index po natin. So, tatlo po yung pinanggagalingan ng similarity check, internet sources, lahat-lahat po ng nilalaman ng internet, publications po, lalo na yan, no? Tsaka yung student paper po na sinasubmit po sa PUP at sa iba't ibang university. Take note po, ang Turnitin po, that is an international organization, no? Or international yung company na yan. Ibig sabihin lang po, kahit sa ang school sa buong Pilipinas or sa buong mundo, meron pong recording po dyan. Okay? Kaya po, hindi po talaga makakalusot, no? Hindi po yan within PUP lang po, ha? Again, pang buong Pilipinas at buong mundo po yan, no? Ayan. So, hindi po makakalusot dyan kapag meron kang similarity. So, ayan. So, make sure lang po, no? Naka-note naman po dito. So, masteral or doctorate paper should pass the maximum 15% similarity percentage to be endorsed and scheduled for pre-oral defense. So, pwede nyo po akong i-chat anytime. So, sa akin po, mas prefer ko na lang din na tawagan nyo po ako, no? Kapag urgent. Pero ganito po, ha? Mag-message muna kayo na, hi, good evening po, Engineer Vianes, may I call you? Ganyan. Magre-reply naman po ako kung pwede. Kapag pwede, tawagan niyo po ako agad, no? Para at least masagot po natin yung inyong mga concern. Lalo na po ito, yung sa pag-run ng similarity. Pwede po ako or si advisor niyo ang mag-run?
Pero ang final run, no, mamaya pa naman yun, sa dulo. Pag nag-final run po, dapat si Institute of, ah, sorry, Intellectual Property Management Office po ang magpa-final run. Okay? So, dugtong natin. So, endorsement and scheduling of for pre-oral defense. So, ito po yon. So, ganun po ulit, no? Kailangan i-fill out ito at kailangan ma-secure nyo ang pirma. No, kahit po, again, kahit pirma lang po ng advisor nyo, ako na po ang bahala sa evaluator. Then, make sure po na naka-attach po rin ito, ha? Yung pre-final defense manuscript, diba? Yung minutes of proposal defense, guys, pinalitan po natin ito. Gagawa po kayo ng rejoinder. Hindi ko pa yata na i-attach ang rejoinder. So, ihahabol ko na lang later, no? Pero ito po ang itsura ng rejoinder po natin. Yung magandang sample. Ah, sige, ito na lang, no? Okay, Architect Jason. So, ganito po ang itsura ng rejoinder po natin. So, basic lang po. Sagutan nyo lang po yung mga nakasulat. So, student name. Tapos, yung title ng inyong paper. Sinong advisor ninyo. Tapos, date of previous defense. Kung kailan yung huling defense nyo. Tapos, ano po yung current stage nyo na po ng defense. Example. Ito po yung paparating pa lang, ha. Example, si sir ay nag final defense kasi ito last week lang po yata. Basta nitong nakaraan lang, no? So, ilalagay mo dito sa ano na yung next step mo or next stage mo ng defense, no? Kung tapos ka na ng pre-oral, so papunta ka na kay final, no? Kaya siya final na. Then, ilalagay po ninyo dito sino yung mga naging panel nyo during your pre-oral defense. Tapos, ano po yung naging, ano po nila sa inyo? Ano po yung naging comment po? For example, ayan, sabi ni Dr. Bernabe, kailangan daw ng proper presentation. Sabi naman po ni Dr. Lutap, research direction. So, ang naging action po ng candidate, the research study is rearranged and the presentation is amended. No? So, ganun lang. Lagay nyo lang ano yung comments, tapos ano yung ginawa nyo. Example nito, no profiling in qualitative study. So, ginawa niya, tinanggal na niya yung profiling. Okay? So, the case study is not properly explained to give a reason for the study. So, naglagay siya. No? Nag-explain siya. Okay, so ganun lang naman po. Basically, ano yung comments, then ano yung action na ginawa mo para masagot yung comment. No? Yun lang po ang rejoinder. So, i-attach ko na lang po yung format ng rejoinder dito sa ginagawa nating flow para mamaya, pag binigay ko na po sa inyo itong form na ito, bibigay ko to, ha, yung flow na ito. Pag binigay ko po sa inyo, wala na po tayong problema. Okay, so mag-attach po ako ng rejoinder dito. Ayan. Tapos, so, pre-oral defense requirement. Lang pala, inilog ko, baka makalimutan ko. Ayan, sige po, next. So, pag pre-oral defense na po, so pre-recorded presentation pa rin po tayo, 7 minutes na po ngayon, no? Dahil chapter 1 to 5 na po ito. Then, ang photo nyo, informal attire. So, kung hindi na po kayo magsasabit ng bago, gagamitin ko po yung picture na ginamit during your proposal defense. Okay? So, ganun lang po yan. Pero kung mag-submit kayo ng bago, pwede naman po, no? Wala namang problema. Then, full paper in one docs file. Yung buong papel, chapter 1 to 5, no? I mean, kasama na lahat-lahat-lahat, no? Then, ayun, yung full paper naman, define natin dito, no? Ayan, ito po yung full paper. Okay? Ito na po yung definition niya ng full paper. So, provide lang po natin. Tapos yung originality check report with 15% similarity index. Receipt of payment for pre-oral defense. Dagdag ko po dito yung inyong rejoinder. Ayan. So later, no, i-attach ko na lang po yung form ng rejoinder dito. Ayan. Then the outline of presentation for the pre-recorded video. So this one is for, lagay natin pala dito, no. This one is for pre-oral defense. Ayan. So ano po yon? So parang kay proposal defense, research title, name of researcher, BS course taken, current work, other significant info and about yourself and yung name ng inyong advisor. Tapos simple introduction of your research. Take note po, kung sino po ang panel nyo during the proposal defense, siya rin po yung panel nyo during the pre-oral defense. Kaya no need to, ano na ha, no need to emphasize masyado yung inyong problem dahil nagawa nyo na yan during the proposal defense, no? Then next is the statement of the problem. So, pagtatama-tamain mo na lang ito, guys. Ano yung statement of the problem 1 mo? Ano yung findings 1 and conclusion? Tapos, statement of the problem 2, findings 2, conclusion 2, etc. Kung ilan man po yung inyong, tawag dun yung inyong statement of the problem, findings, and conclusion. Okay, so 1:1 correspondence po yan. Mas maganda po, i-table nyo po siya.
Okay po, then the recommendations, no? Sama nyo siya. Then yung survey questionnaire nyo, ipakita rin. Tapos, thank you very much, no? So, ito po yung nilalaman ng presentation for the pre-oral defense. Then, sabi natin, yan po isasubmit nyo sa akin, ha? Again, para ma-endorse, no? Pirma po ng panel, ng advisor nyo is mahalaga. So, submit nyo po siya sa akin through email. Then, next is the pre-oral defense proper. So, yan. After the pre-oral defense, the panel will submit to the... So, di ano to, no? Ayusin natin. Thesis defense secretary. Ayan. There, accomplished DW Form 10. So, ito lang po, no? Ang pre-oral defense, guys, wala po itong grade equivalent. Ito lang po yung laman po ng evaluation po natin dyan. Name of the candidate, the program, the thesis defense title, ayan. Kasi yung advisor, panel, no? Ayan lang po. Tapos, gagawa nila ng comment lang yan sa title and preliminaries, anong comment sa chapter 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, partial reference and appendix, tsaka yung remarks, no? And other specific comments. Tapos, general observation, ayan. Tapos, kung kayo ay approve or disapprove. At this level, wala po itong grade equivalency po, ha? Hindi po kayo gegradean po dito. Okay? Pero this will be your basis, no? This will be the basis po ng gagamitin natin para kayo po ay masabi na okay na for final defense or hindi pa. Okay? Ayan, the name and signature of the advisor, evaluator, just date. Okay? So, yun na po siya. Then, one day po yung nakalagay po dito, no? Ayan. So, one day po, ayan. Tapos, then, magre-revise po kayo ng paper after po mag-submit. Normally po, ang ginagawa ng panel dyan, pagkatapos mismo ng defense, ipapadala na nila sa akin yung form na yan, no? So, diretso na po yan. Hindi na po kayo mabibigyan ng kopya niyan. I mean, bibigyan ko kayo, sasummarize ko yung comments, no? Para may magagamit kayo pang edit, pero hindi ko na po ibibigay sa inyo yung mismong form. Sa akin na po yan, no? Iko-compile ko na po yan sa inyong paper, no? Sa inyong envelope na ipapasa. Ayan. Tapos magre-revise kayo ng paper. So normally, 14 days or 2 weeks is enough para ma-edit. Kasi lalo na kapag guided kayo ng advisor nyo. So madali na po yan, no? Kumbaga, maganda na ang chapter 1, 2, 3 nyo. Tapos, ginawa pa na magandang 4 and 5. So, minsan 2 weeks na lang po, tapos na ng mga students yung revision. Madali lang, minsan nga isang upuan lang eh. Sa akin guys, no, that's my experience. No? May konti lang na pinadagdag. Parang pinahanap lang ako ng konting literature study about efficiency. So, yun na. No? So, nakalusot na ako for, nakapagpa-schedule na ako agad for final defense. No? Again, 2 weeks lang po ha. That's okay na. Then, close coordination again between you and your advisor. Tapos, yung form, yun ulit yung gagamitin nyo, si form 3. So, yan. Let's say, kung matapos ka agad, pwede mo namang simulan agad to, no? Ayan. Then, next. Originality checking ulit, pag tapos na. Kumbaga, pag okay na si advisor, mag-check na ulit tayo ng originality. Kailangan po, again, makapasa po kayo sa 15% maximum, no? So, pag okay na po kayo dyan, so you will now be endorsed and scheduled for final oral defense. So, ganun po ulit, no? Meron po tayong sasagutan. Yung ibabaw lang po again, ha? Ito po. Ayan. Yung ibabaw lang po, no? Ibabaw lang hanggang dito. Tapos, ako na po bahala dito sa laman po nito. No? Ayan. Ako na po dito. Ito lang. Yan lang po. Yung naka-highlight na yan. Lang po sagutan nyo. Padala nyo sa akin. No? Tapos, tsaka ko po papapirmahan. No? Ako na bahala magpapirma niyan dito. Okay? So, mahalaga po. May submit a form. Then, ito po yung form 12. So, yung isa po is for the approval of the panel, no? Ito po, ha? Approval po ito ng panel kasi papa-approve po natin yan kay program chair tsaka sa director po natin. Then, pag-approve na po yan, mag-schedule na po tayo ng defense. So, ito po yung endorsement. Ito po yung manggagaling sa inyo. So, ito po yung papasa nyo po sa akin. Again, kung wala pa pong pirmang evaluator, no problem, no? No problem po yan. Okay? So, yan na po siya, ha? Noted by, ayan po. Or, dito pala, sorry. Ito pala ay final defense. So, for final defense, kailangan po mapapirma natin ng panel. Sorry, o nga pala. Kailangan mapapirma ang panel para, kasi may paparevise sila sa inyo eh. No? So, sila ang magche-check nyan kung na-revise nyo na yung pinaparevise nila. And take note guys, kapag na-revise nyo yung pinaparevise nila guys, wala ka ng problema nun during the defense. Maniwala kayo sa akin. Di ka na magkakaproblema nun kasi yung hahanapin nila guys, nakasulat na dito, napirmahan na nila eh. No? So, basically, mas mapapadali ang buhay mo. No? Kaya make sure po natin na ma-edit nyo po yung paper nyo bago ang final defense. Kumbaga, masatisfy nyo yung mga hinahanap o hinihingi nila. No? So, yan.
Then, final oral defense requirement. So, pre-recorded video presentation not exceeding 10 minutes na po tayo, no, pag final defense. Then, photo and formal attire. Ayan. So, dagdag ko lang dito, no. Basically, pareho po ng requirements ang pre-oral tsaka ang final, no. So, yan. Rejoinder. Then, outline of presentation. Ganun pa rin, no. Pareho pa rin yan. Pareho pa rin po, no. Kasi may additional ka lang naman pong panel. So, at this time, mas magpo-focus lang. Kumbaga, bakit po mas tumagal? Bakit sir naging 10 minutes? May additional time ka lang para ikwento mo na rin ano yung mga changes na ginawa mo from pre-oral defense to final defense, no? Then ayan, submit to the chairperson and to the thesis defense secretary. Ayan. Tapos, magpo-conduct po tayo ng final oral defense. Then after final oral defense, ayan, the panel will submit to the chairperson and thesis defense secretary their accomplished form. So ito po ulit, no? Yung mga forms na pumapasa po tayo, di ba? So, ito po. May harang, ayan. So, yan na po, no? Ayan. So, ganyan, yan po kayo kagradean. Basically, pareho po yung grading system na ginagamit sa proposal tsaka sa final. Ang pinag-iba lang po is yung haba ng paper ninyo. Ayan. So, pareho din po, dos po ang passing. 85% and above. Or 2.0 and above po ang grade. Tapos yan na. Then, ma-approve na po tayo, no? Ano pa ba? Ayan. So, okay na po tayo doon. Then, magre-revise po ulit kayo ng paper. Kapag nakapag-revise na po kayo ng paper, pakiconsult po ang inyong advisor. No? O nga pala, dapat may consultation ito. Wait lang po ha. Eto. So, dapat kasama ito. No? Ayan. So, after the revision of paper, ayan. So, close coordination at kayo ni advisor. So, same form ang gagamitin. Then, after po niyan, makikipag-coordinate na po kayo sa mga panel. Take note po ha. Sorry, pagdikitin. So, the candidate will coordinate with the members of the panel for the certification and approval of the thesis manuscript. No? So, ito po yung ating approval form, yung sinabi ko po sa inyo kanina. So, i-edit niyo po ito ha. Guys, na ito po, yung certification, yan yung mga naka-bold po, title, name of candidate, yung program po natin, MSCM, tapos ayan, yung advisor nyo. Ito po, panel po natin during the pre-oral defense, yan po ang ilalagay nyo dyan. Tapos dito naman po is the panel during the final defense. Kapag po nalito kayo, magtanong po kayo sa akin, no? Ano to, bakit dumali? Dapat pala double L, yan. Tapos, kayo po ay IODE. So, papalitan ko na lang po ito, no? Lang po. Ayan. So, tapos, IODE. Ayan. So, ito po yung para sa inyo. Ay po. Ayan, okay na yan, no? Okay na yan. So, ito po yung para sa inyo. Tapos, ito po, date of passing comprehensive exam kung kailan po kayo nag-pass. So, bigay ko po ito sa inyo, i-edit nyo. Kapag may tanong, huwag po kayo mahihiya mag-chat sa akin or tumawag. No? Although, sa akin po ha, mas favorable kung kayo ay tatawag sa gabi. Ayan, dahil yung umaga ko, medyo puro bakbakan po kasi sa mga meeting. Ang dami pong meeting palagi araw-araw. No? Kaya baka hindi po ako mag-responsive pag umaga. So normally, sa gabi po ako nakakapag-response. Ayan. Kapag ka po nakauwi na, tapos tayo nga ng konti, then kung may mga tanong, yan, pwede ko pong sagutin, no? Pwede ko po kayong i-assist. Then sabi dito guys, note, the student or his or her authorized representative are responsible for securing all the signatures, no? Kayo po ang magse-secure po niyan, ha? Hindi po ako. So pwede ko po kayong i-assist pero ang main responsibility po ay nasa inyo pa rin, no? Kasi may mga panel po na gusto kayo ang nakakausap diretso. Bakit? Kasi nga po baka mamaya may pinapa-edit po sila sa inyo tapos 'di ba? Pag sa akin po kasi na pinadaan yung papa-edit, baka hindi po kami masyadong magkaintindihan dahil syempre hindi po ako masyadong mapapa-focus po, no? Lalo na kung ba, hindi makayo, 'di ba? Tapos sa akin babanggitin lahat, baka magkalituhan, no? Kaya mas gusto po ng panel, sila po mismo ang ini-email po ninyo, no? Tapos one-on-one po 'yan, ha. Huwag po kayo mag-email sa panel ng naka-set to all. Ayaw po ng mga panel noon, gusto po nila isa-isa po. No, example, send kayo. Example kay Dr. Guntalilib, no, or kay Engineer Guntalilib. So, for example lang, isend niyo po sa kanya yung paper niyo na kung ano po yung comment niya, sa pakita niyo, sir, parang maglagay kayo ng cover na lang, siguro cover sa email na lang, no? So, please see attached file, revised file, no, based on your comments during my defense, no, parang ganoon na lang. Tapos i-itemize niyo or kung gusto niyo i-attach yung rejoinder niyo
para madali pong makita po ng panel kung ano po yung mga binago nyo para hindi po siya mahirapan, no, pag nag-check po siya. Okay? Kasi normally po yan, pag na-check niya, okay na sa kanya, ang karugtong na po niyan is yung approval po niya. Pipirmahan na po niya yung approval sheet niyo. Okay po? Then after po niyan, meron po tayong originality checking. So submit via email the following to the Intellectual Property Management Office. Ito po yung nabanggit po sa inyo, no? So kay Miss Maria Ruth Mungkal. So yan po yung kanyang email address for originality checking. Ang ipapasa niyo lang guys, ingat ha. Revised chapter 1 to 5 lang. Huwag niyo pong ipasa yung reference kasi automatic po irarun po nila yan. So pag sinama niyo po ang reference niyo, automatic din po mag-hit po ng similarity po yan. Okay? Ayan po. Then this process will continue until the similarity index is equal to or below 15%. So kapag nag-below 15% na, you will receive your certificate of originality check, no? Ayan na po yung mangyayari. So ito po yung originality check form. Ayan. So gagamitin niyo po ito kapag nagpa-check po kayo. Ayan. So parang nagulo yung format. Pagka inano nyo na yan, naayos na yan, no? Tatama na yung format niyan. So, ayan, sagutan lang. First submission, second submission, pipirma ng advisor, no? Ganun lang po yan. Kapag dinownload nyo po yan, guys, aayos po yung form na yan, ha? Dito lang po kasi baka hindi available yung mga font style, kaya nagulo yung format nyo, no? Pero pag na-download nyo na po, aayos na yan. So, ito po, for master's and doctorate degree, 15% lang po ang acceptable po natin. Okay. Okay po. So for payment for originality check, you must first secure an order of payment from the accounting office before paying to the cashier. Mahalaga po 'yan kasi wala pong kumbaga wala po sa SIS ang payment ng originality checking. So kaya ang gagawin niyo po, punta muna kayo sa accounting office, hingin po kayo ng order of payment bago po kayo magbayad. Pag may order of payment na, 'yan, pwede na po mag-reflect ngayon yung payment niyo sa inyong system, no? Then masteral or doctorate paper should pass the maximum 15% similarity percentage to pass, no? So ayan, sorry, to be endorsed and scheduled for sorry, but nakopya ito, no? Nakopya lang yan, guys, ha. So wala na po ito, no? Ayan. Okay na yan, no? Yan lang po yan. Then for professional editing, so endorsement to grammarian or professional editor. So submit the following to the Research Publication Office or RPO. So via email. So wait lang po, wait lang po. May phone pa. Okay, sorry po, nagkaroon ng konting commercial break. So, balik po tayo. So, after nyo po ng inyong originality checking, so, gagawa na pa, I mean, bibigyan na kayo ng certification. Yung pinakita ko po sa inyo kayo ng sample, no? Ito po, no? Kita natin, ay, hindi na pala. So, ito po yung example po again nun. So, ito po ha, ingat po kayo kasi baka wag po kayong mag-avail ng service po sa iba. Dapat po kay Intellectual Property Management Office lang, ha? Kay Ma'am Ruth lang po, no? Dito lang po ha, dito. Dito po sa nakapadalang email, nasa na ba 'yon? Ito po ha, dito lang po kayo makikipag-coordinate. Baka po kasi mamaya mayroon pong maningil sa inyo, hindi natin kontrolado. Baka may maningil sa inyong iba, tapos issuean kayo ng certificate, tapos PPKN. Iwasan po natin 'yon ha. Hindi po, sa PUP kino-condemn po natin yung ganung mga practice. Okay po? So, ayan. Then, pag nakuha nyo na po yung certificate, eto nga po yung itsura po nun. Diba? So, proceed na po tayo ngayon dito sa professional editing o yung grammarian po, no? So, submit the following to the Research Publication Office via email. Eto po yung kanilang email address. So, ayan po. Thesis editing endorsement form. Yung, eto po yun. Pakita ko na pala muna, no? Eto po yun. So, yan. Basically, sagutan nyo lang po lahat yan, no? Sagutan nyo lang po lahat yan.
Tapos, ayan, endorsed by the name of the advisor. Nagulo lang ulit ang format, pero pag dinownload nyo po yan, aayos po yan, ha? So, magulo lang po sa Google Form. Ah, sorry, sa, tawag dito. Ah, basta dito sa Google, no? Sa Google Docs. Ayan. So, aayos po yan. Basta mahalaga lang po kayo ay ma-endorse po ng inyong advisor tsaka ng program chair. Ayan po, no? Okay? Then, ayan po. Next is the receipt for payment of professional editing or Grammarian. Ang presyo po niyan ay 6,250. So, ingat po ha, yan po ang presyo niyan. So, kahit sino po ang maging editor nyo, standardized po yan, 6,250 po ang bayad, no? Then, ayan po. Then, the complete paper or full paper para ma-edit. Ito po pala kailangan in Word po, no? In Word format, no? Naka.docs. Ayan. So, ganyan po dapat, no? Then, thesis endorsement form, napakita ko na. Then, for payment for professional editing or Grammarian, again, you must first secure an order payment from the accounting office before paying to the cashier. Okay? So, pareho po yan kay, ano, kay originality checking. Then, next po, pag okay na, nakapag-secure ka ng certification, again, ito po yung itsura ng certification, no? So, sample certification po. Ayan. So, pag okay ka na po dyan, proceed na po tayo sa copyright application. So, submit the following to the Intellectual Property Management Office in a long, brown, expandable envelope the following. So, stricto po yan, ha? 3 sets of duly accomplished and authorized copyright application. So, pwede po natin i-click ito. Ayan. Pag kinlik nyo po ito, darating po kayo sa link na ito, no? So, ito na po lahat yung mga mahalagang information na kailangan nyo for the copyright application. So, process na po ito ng ITMO. Make sure na lang po natin na tawag dito. Make sure na lang po na masundan. Meron naman po yung procedure. Ito po. Sundan nyo si procedure, tapos sasagutan nyo lang po isa-isa yung mga forms, no? Tapos meron po yung checklist. Wait lang po, ha? Saan ba? Ito po yata yan yung sa template na to. Ayan. Ito. So, may checklist po yan. Ito po. Make sure nyo lang po na kompleto po lahat ito, no? Yung triplicate copy ng duly notarized. Take note, ha? Dapat notarized po yan, ha? Tapos, single copy ng approval sheet with complete signatures. Then, original receipt of payment na 300 pesos. Take note, original po yung kanila. Then, triplicate copy ng thesis manuscript na naka-burn po sa ating CD, no? Sa CD. Okay? So, saan ako? Yan po, no? And then, lahat po ito. Yan na po yan. Yung nandun sa checklist, yan po yan, ha? Ito po, no? Ito po, yung mga checklist na yan, ito po yun. No? Yan din po yan. Pareho lang din po. Okay? Then, ayan. Refer for the link. Ito po yung link para makarating po kayo doon sa kaninang pinakita ko. Then, next, thesis presentation. Ito po pala. May inonote lang din po ako. Okay, so next, after po ninyo makapagpasa ng copyright, actually, itong next step po yung thesis presentation, wait lang. Ay, hindi. Mas maganda po kung gawin nyo ito after ng copyright application. Bakit po? Ano po ba yung copyright application? Pagka po nag-copyright application po kayo, ibig sabihin po, hindi na po mananakaw yung idea. Kasi kumbaga, nakapangalan na sa iyo yung paper na yun eh. No? Sa iyo na yung idea na yan. So pagka nag-present ka ngayon sa isang national or international conference, 'di ba? Kahit mayroong manood sa iyo at gayahin yung paper mo, 'di ba? So pwede mo silang kasuhan ngayon kasi protected na po yung inyong intellectual property. Kaya po mahalaga po itong ano ha, yung itong IPMO certification yung copyright application po ninyo, no? Ayan. May tanong, originality checking, ilang beses po allowed magpa-originality checking? Wala pong limit po 'yan. Kahit ilang beses po kayo magpa-originality checking, wala pong problema. Okay? So, yan. Then, for the presentation, meron po tayong babasahing guidelines. So, by the way, ano na po to ha? So, graduate programs, procedure for research presentation, publication, nandito yon. Then, all you have to do is present your paper to any national or international conference. Then, secure a copy of your certificate of presentation. So, you will need to upload it to the Google form of the Center for Research and Extension once you reach Step 8. Ito po yung step 8 na mamaya. Pag-usapan natin yan. So, ano po ba yung sinasabi natin? By the way, basahin ko pala itong note. So, note. Malaki po yung sulat. Lang. Ayan.
So no, PUP Open University System are also conducting a national or international conference. Meron po tayo niyan. So basically, normally, no, mga average po tayo ng tatlong conference sa isang taon. No, may mga ganun po tayong inorganize. So you can present your paper. So simply coordinate with the program chairperson or pwede po kay Center for Research and Extension. At pwede rin po sa akin, no? So normally, nagiging part naman po tayo ng organizing committee po niyan. So pwede kayo makipag-coordinate sa akin para mabigyan ko kayo ng information po kung paano magsasubmit, no? Then ito po yung guide. So this one is galing po sa ating, ito yung proseso pala, no? Sorry. This is the process po ng pag research presentation and publication. Galing po sa ating IODE, no? So gagawa ka ng manuscript, magre-revise ka, then magpapa-check, tapos tignan mo kung i-endorse ng advisor. Kapag endorse, ayan, sasubmit na yan kay IODE, tapos aprubahan ng chairman, di ba? Then, ayun na, no? Paikot-ikot na yan. Hanggang sa dulo, makapag-submit ka na sa conference proceeding, no? Or sorry, makapag-present ka na, no? Then after the conference, itabi mo, no? Itabi mong mabuti yung ano, itabi mong mabuti yung conference proceedings mo, di ba? So normally yung ano yun, no? Meron tayong yung pag may mga conference, meron po yan yung parang book of abstract. Itabi mo yon. Tapos yung photo habang nagpe-present ka and certificate of paper presentation, yan po ang pinakamahalaga sa lahat, no? So itabi nyo yan. So tapos ipapasa nyo po yan sa program chair and IOD Research Extension Office, no, sa CRE. Yan. Then pwede ka na mag-apply ng TOR. So paano po yon? Dito po sa kasunod yan actually. Mamaya ko na pala basahin, no, kasi meron pa tayong publication format. Parang may nawawala. Tama, no? So after po niyan, after niyo po makapag-present, again, itabi niyo po ang certificate of presentation, mahalaga po 'yan. Then gagawa na po kayo ng publishable format po natin. Ito po yung guidelines po ng ating university for the publication format, no? So kailangan po yung title and abstract niyo. So the title should not be more than 15 words, no? Mahigpit po sila diyan. Tapos the abstract should be 150 to 250 words and mag-include kayo ng 3 to 5 na keywords. Then for the introduction, ayan. So sasend ko naman po sa inyo to, no? So pwede niyo pong basahin po. So mahalaga po kompletong intro, methods, results and discussion, conclusion, references, appendix and author's note, no? Then gagawa lang po kayo ng ano niyan, simple format or simple form. Then papadala niyo po ngayon yan dito, no? So dito niyo na po siya isasubmit. So click ko po ito. So ito, bago pala doon, sorry. After niyo magawa yung publishable format, magsasubmit ka na ngayon ng ito, for thesis completion na ha, para makakuha ka ng certificate. So, ang gagawin mo, submit 2 copies of your thesis in hardbound. Take note ha, 2 copies lang po ha, in hardbound to the office of Dr. Rudolf Anthony Lacerna, the Chief for Center of Research and Extension, located at the 4th floor, NALLRC building, and 1 copy to the IODE office. No? So, basically, tatlong hardbound po ang gagawin nyo. Gusto nyo, pwede kayo magpa-hardbound ng 4 para meron kayong kopya. Diba? Kasi syempre, pinaghirapan mo yan, no? Pinaghirapan mo yan, syempre gusto mo kahit paano meron kang evidence, no? Meron kang maitabi. Diba? Baka pagka nag-abroad kayo, hanapan kayo ng thesis, no? Hindi, biro lang, no? Pero malay nyo, diba? So yeah, at least meron kang maipapakita, no? Again, kopya mo na lang yung pang-4, no? Ang required is 3. Yung pang-4 is para sa yun, optional na yun, no? And ayan po, so iskanin mo ito or pwede mo i-click tong link na to, no? Pag pinlink mo yung link, ayan. So ito, dadaling ka po niya dito. So this is the request for the research clearance. So ayan, so basic information, bigay mo yung name, email address mo, mobile number, tapos semester and year kung kailan ka graduate or graduate. Program mo, syempre, MSCM. Then thesis title, pakilalagay ng tama. Tapos conference title, kung saan ka nag-present. No? For example, yan, may nabanggit si Sir Bobby Ricafort. Yung HSMET, pwede po si HSMET nung ka mag-present, no? Tapos lagay mo lang dito yung title ng conference, so HSMET, no? Then venue, kung kayo po ay face-to-face, ilagay po ang venue kung saan nag-face-to-face. Kung online, pwede pong ilagay online via Zoom and Facebook Live, no? Kung may ganon. Anyway, kung saan po kayo nag-present, no? Okay lang yan. Then conference date, kung kailan po nag-conference date, tapos IPMO certification. So ito po yung sample po natin, Certificate of Copyright Application. So ito po yung part na i-upload nyo po dito sa IPMO certification. Paano nyo po ito makukuha? Dito po yan. Dito po yan sa copyright application. Ito.
No, kapag ka po na-submit nyo na po yan dito, no? Ah, sorry, kapag na-submit nyo na po yung mga requirements dito po sa office ng IPMO, so bibigyan po nila kayo ng certification. Ito po yung certification po na makukuha ninyo. Okay? Tapos, thesis publishable format, ginawa nyo na po yan dito sa step number 7. Okay? Ito po yan ha, yung publication format. Then, proof of submitted the hardbound, pwede ang gawin nyo, picturean nyo po na, ano, kung meron kayong receiving copy. Kung wala pong receive, di ba, sabi ko nga, guys, pwedeng apat ang gawin nyo, no? Yung dalawa, ipadala nyo kay, ano, kay Sir Rudolph, no? Kay Sir Rudolph Lacerna. Then, yung isa po, ipapadala nyo sa IODE. Then, pwede nyo po yung kopya nyo, gawin nyo pong receiving copy, doon nyo po sila papirmahin na na-receive po nila yung document nyo. So that is already a proof na kayo ay nag-submit. Kung wala po kayong proof, kahit picturean nyo na lang po yung tumanggap ng inyong document, no? Kung tatlong kopya lang po ang ginawa nyo. Okay? So basta mahalaga, kailangan meron po kayong proof na nakapag-submit po kayo. Any proof will do. No? Any proof, basta nagpapatunay na nakapag-submit kayo, walang problema. Then, certificate of research presentation. So for any, ano yan ha? For any conference na natiran nyo. Then for the research ethics clearance, so di ba, ginawa nyo ito bago kayo mag pre-oral defense. So i-attach nyo lang po, no? Ipadala nyo lang po yung clearance ninyo sa kanila. Okay? Then you will now hit the submit, no? And pag sinabit nyo po yan, pakisabihan po ako para sasabihan ko rin po or i-inform ko po si the Dr. Rudolph na nag-submit po kayo, and we will request, no? We will request po na ma-issuehan na kayo ng certificate of thesis completion. So wala na po akong kopya niyan. Basically kasi diretso na po 'yan, pinapadala na po ng office ni Dr. Rudolph sa ating OUS registrar. Hindi ko na po nakikita yung kopya, no? Pero sa atin, mahalaga naman po is naipadala at nakarating ang document, no? Ayan. So okay na po tayo diyan. Then pagkatapos po noon, pwede na po kayo mag-request. Actually, pwede niyo po itong agahan, guys. Take note, ito pong part na ito yung pagre-request, pwede niyo po itong gawin ng mas maaga again, ha? Kasi normally parang umaabot po ng 30 days kasi, no, 30 days ang process po para magawa ang inyong TOR, diploma, no? So lahat-lahat na ng process na yan. So pwede mo itong agahan ng 1 month. Basta guys, hindi mo makukuha yung document mo unless otherwise tapos ka ng step 1 to 8. Okay? Then the request for copy of TOR and diploma through the online document request system. So ito po yung link, no? So ito po siya. Although, syempre, pwede rin pala, no? So, i-login ko yung sarili ko para makita nyo kung gumagana pa yung account ko, ha? O, di ba? Wala na. Mali na yung password ko, guys, no? Wala na, guys. Di na ako, ano? So, kayo na lang, no? Kasi medyo matagal na yung account ko. Baka, na, ano na yun, nabura na. No? So, bakit nga ganun, no? So, anyway, sige, hiyaan nyo na kung wala na, no? Basta ang punto, ayan, nandito naman na rin yung process kung paano kayo magpipay. Di ba? So, yan, pwede nyo lang gamitin ito para tawag dito, para makapag-request kayo ng TOR and diploma nyo. Then, ganito po ang usapan natin. Ang first copy ng TOR and diploma nyo, yan po ay ibibigay na po sa inyo, kasama na po sa graduation fee, yung pagbabayad po, no? Kaya ang naiiwan na lang po is yung 90 pesos. Para saan po yung 90 pesos? Ito po yung para po sa documentary stamp po natin, no? For the TOR and diploma. So, ito po again, ha, this is just for your first copy. No, kung yan po yung unang kopya nyo, yung pagka-graduate nyo, kailangan nyo ng document, yan po, 90 pesos lang babayaran nyo. Pero kung kayo po ay second copy, third copy na, or kung pang ilang kopya pa yan, so, magiging ano na po yan, ha, 450 pesos for each, no, for each document for succeeding copies. Anyway, pag nabuksan nyo po yung ODRS, meron naman po kayong ano doon, meron pong magiging breakdown po doon kung paano po yung magiging pagbabayad, no? Tapos, ayan. So, should you have any question, clarification, please do not hesitate to contact the program chairperson and thesis defense secretary via email, no? Or via landline, guys. Working na po yung landline namin. Pwede nyo pong tawagan dito, local 733. Then, look for me or look for Dr. Bernabe na lang. Ito po, no? Ito po yung aming mga names. Okay? Then, our director, Dr. Rose Maribeth Ardizon. Okay, so that's it, no? Yan po yung ating thesis process. Overall na po yan na flow. So again, i-edit ko lang po ito ng konti. Then ipapadala ko po ito sa ating group chat tsaka po sa Facebook group po ng IODE MSCM para maging guide po natin lahat, no? Para kumbaga hindi na po kayo maliligaw ng landas. Okay po. So siguro stop share na po ako. Ayan.
Then this time po, siguro pwede na po tayong mag-proceed po sa question and answer portion. So I will now allow, wait lang po ha. I-allow ko na po kayo mag-unmute. Siguro po, raise hand po muna tayo for proper identification, no? Tsaka para hindi po magkasabay-sabay po, no? So raise hand po, then tawag dito, I will acknowledge you, then you may now open the microphone. Okay po. So sige po, sino po ang gustong mauna? May tanong po ah. Kung meron lang naman pong tanong. So together with us is our chairperson, Dr. Guillermo O. Bernabe. So pagtutulungan po namin na sagutin po ang inyong mga katanungan. Ayan. Sige po, Sir Carl Louis Abando. Sir, yung dun sa approval, certificate of approval, original po yung signature, no? Hindi po pwedeng e-signature. Okay po. Ganito po, sir. Kapag ka po yung pipirma po is connected po with PUP, I mean, permanent employee ng PUP, for example, kami nila Dr. Bernabe, ako, sila Dr. Muhi, sila Dr. Lutap. Basta pagka po official po ng university, so kailangan po wet signature po. Pero kung sila po ay part-timer po ng PUP, for example, sila Dr. Wanzon, sila Dr. Bakay, sila Dr. Amatoza, sila Dr. Engineer Guntalilib, sila Dr. Joe Pelocson, pag sila po, pwede na po ang e-signature po. Ayan. Kasi taga malayo po sila, baka mahirapan po kapag hinard copy po natin sila. Or yung wet signature pala, sorry. Sige po, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you po. Next po, si Ma'am Crystal Reglos. Hello po, sir. Good evening po. Bali, nagka-send ko lang po nung for proposal defense, sir. Paano po yun? Hindi po kasi ako nag-send din po ng pre-registration form po. Pwede po bang isunod na lang din yun, sir? Ang tanong ko, ma'am, kayo, na-check niyo po yung SIS niyo, ma'am. Tignan po natin kasi before, di ba, nagagawa po ako ng running list sa ating group chat. Ay, so, di ba, yes, iniisa-isa ko po doon kung sino yung mga magpapa-enroll. So normally lahat po ng nagpapalista po doon, pinapadala ko na po yan sa ating IODE office, then sila po yung nag-enroll po sa atin. So kung okay nakalista po na po kayo dati, basically naka-enroll na po kayo. Ayan. Okay po. Nakikita ko naman, sir, nandun sa account form po. Kung nasa SIS naman, ibig sabihin, enroll po tayo. Okay po. Thank you, sir. Waiting na lang po ako siguro nung for maging advisor, sir, or kung may dapat ayusin din sa nasend ko po. Okay, sige po. Sa lahat po ng mga walang advisor pa, feel free po mag-follow up sa amin. Basta po, syempre, ano po tayo ha, mga professionals po tayo pare-pareho. So kapag ka po magpa-follow up po, okay lang po yun, no? We will accept that. Pero sana po always with respect po ha. Lalo na pag sa ibang offices po tayo nakikipag-transact, no? So, yes, naintindihan natin, mahal po ang tuition ng OUS, pero nevertheless po, no, professional po tayo. So, always, ano lang po, pay with respect, no, sa mga nakakausap po natin. So, katulad niyan, paano ba yun? Basta pag may mga nakakausap kayo, lalo na yung mga staff, huwag niyo pong susungitan na, let's say, sa tingin niyo, staff lang sila, no? So, they're not just staff, no? Kumbaga, sila ang backbone po natin. Kumbaga, hindi natin matatapos ang ating defense, ang ating mga processes kung wala rin naman po sila, no? Kaya, make sure na lang po natin na if you can appreciate them, no, by saying thank you for your service, ma'am, sir, no, parang ganun lang, basta maging with respect lang po tayo. And okay lang po na mag-email po kayo during weekends. Kapag ka po may time kami, sasagutin po namin yan, pero please do not require us na mag-reply during weekends, lalo na po yung mga staff po natin ha. Just an example po, yung doon sa grammar, sa originality check, no, syempre may work-life balance din po kasi ang mga ano, no, lalo sa ibang opisina, no? So make sure lang po na kung magpa-follow up kayo, gentle follow up lang. Tapos pag weekends, huwag po tayong mag-expect na merong sagot, no? Don't worry, kilala ko po ang ating ano, si Ma'am Ruth, no? Siya po ay very hardworking, and pagka naman po nag-Monday na, so she will make sure po na ma-attend po niya kung ano man po yung inyong inquiry, no? Or yung inyong request. Okay po? So basta ano lang po ha, always pay with respect, no? So galang lang po, yun lang. Thank you po. Yes po, sir. Nauna po si ano po, no, si Sir Mark Edward Avila. Sir Mark. Hello, good afternoon. Good evening, sir. Tensya na, nasa meeting lang ako, pero hindi ko kasi na-apita. Pero anyway, kasi mag-upisa pala ako, sir, from the start pala. So,
Ang situation ko kasi, papasok pa lang ako ng thesis proposal letter pa lang ng chapters 1 to 3. Ngayon, sir, may specific deadline ba tayo na kailangan natin comply, sir? Sir, as mentioned kanina sa ating presentation, so open university po tayo. It means always open po yung mga submissions. Wala po tayong deadline. Ayan. Basta po, pagka natapos nyo na, submit nyo lang po, no, kung nasa part pa lang po kayo ng gumagawa kayo ng chapter 1, 2, 3. So once matapos nyo yung proposal paper nyo, paki-email lang po sa amin ni Dr. Bernabe. So after our meeting, i-upload ko yung pinakita ko sa inyo kanina, no, yung flow. I-upload ko po yan para mag-serve as your reference, no? So doon na lang po natin i-backrate po kung ano po yung email address na pagsasubmitan, ano yung mga requirements na isasubmit. Nandun na po lahat. Ayan. Thank you, Sir Mark. So wala pong deadline yun, ha, sir? Wala pong deadline. Thank you, sir. Thank you. Tapos, dagdag ko pala, siguro, let's say, gagawin natin mas masinsin kasi yung pagitan ng time. So gagawin natin every 2 weeks. Siguro na every 2 weeks magkakaroon po tayo ng scheduling for defense. So again, ang every 2 weeks na scheduling natin, tentative lang po yun. Okay lang kung hindi matuloy. At least na-schedule po natin, no? Meron tayong indicative na magkakaroon ng defense. So pasket lang po tayo, no, kapag kakaya. Okay, so basta ang pakiusap lang namin ngayon dahil kami ay napaghihigpitan na rin, no? So kailangan po, ha, yung mga payments po, kailangan po is maano na, natawag dito. Kailangan po ay ma-secure na po natin bago pa po tayo mag-request for defense. Ayan. Kasi po may mga panel po na nagre-reklamo po kapag ka, naghihintayan pa po ng payment. Thank you po. Thank you, Sir Mark. Next po, ayan, nag-raise ulit si Sir Carl. Sir Carl? Hello, sir. Sir, sa publication, na-mention niyo po na meron tayo na for international publication. Ang meron po tayo, sir, is presentation, sir. Tapos publishable okay. Format. Pero, sir, actually, kung babasahin niyo po yung CHED memo, 2019 po kasi yun. Tapos parang sinasabi niya na 3 years, no? After 3 years daw po. Wait lang, hanapin ko po yung CHED memo, ha? Pakita ko po sa inyo. Para makita natin lahat. Lang po. Ito. So let me share my screen. So nandito po, no? So ito po yung CHED memo number 15. Ay, di pa pala nakikita. Sorry. Ayan. So this is the CHED memo number 15, series of 2019. So sinasabi po kasi dito, kapag ka po tayo ay nasa ito po, no? Sa masteral level. Saan ba yun? Ito. Wait lang, ha? Parang nasa page 5 yun. Ito. Ayan. Kapag po kayo ay nasa master's program, so dito po tayo magpa-fall sa 36 units po, no? Ito. By research po tayo. Saan na yun? Wala. Ito po, sa 36 units po tayo, yung inyong academics. Tapos, magkakaroon po kayo ng research activity. So, ito po yung requirements niya, no? Research, it requires student to pass a compre exam. Then, as a final output, student should have at least, ito po yung sinasabi, one publication. Hindi naman po sinabi kung anong klaseng publication po siya, no? Kung yung thesis niyo po ba, or any document for any research, sorry. Hindi po sinabi na yung kung ano yung thesis nyo is yun ang ipapublish. Ang sinabi lang po is one publication, specifically evidence of acceptance to a referee journal or have a juried creative work outlet. No? So basically, kahit ano po yan, kahit po yung, di ba, pinapagawa ko po minsan sa klase ko yung, yung review, literature review, pwede po yun, or yung term paper, no, or yung case study, pwede nyo po siyang ipublish. Okay po, para mag-work on dito. Kasi sinasabi rin po dito, dalhin ko po sa dulo. Ano po? Eh, pwede nyo pong gamitin basis po yan, ha. Ito po yung legal basis po natin. So sinasabi po kasi dito, saan na ba yun? Kung na mahanap. Basta sinabi dito guys na parang within 2 years ang kanyang implementation. I mean after 2 years. Ito pala, sorry ito. Ito. All private HEIS uses and uses currently offering graduate programs of any campus site and through conventional or non-conventional mode are mandated to fully comply with all the minimum requirements in the CMO with a period of 3 years after the dates of its effectivity.
Ang date of effectivity po niya, syempre yung date na nasa taas, 2019 po yun, no? Ito po, 2019. So, 2020, 21, 22, basically dapat 2022 po, ini-implement na po yan. Although, syempre, alam niyo naman, for every rule, nagkakaroon naman po tayo palagi ng leeway, no? Kumbaga, ng allowance. Pero syempre, hindi na po natin hihintayin pa na tayo ay mapagalitan ng CHED, no? Para lang sumunod. Eh, ang gagawin po natin, no? Habang wala pa naman pong memo sa atin, so susunod na po tayo. Diba? So at least, diba? Kayo po kasi yung unang graduation, ay, di, pangalawa na pala, no? Na unang April. So kayo po ang pangalawang graduation na natapos na po yung 2022. So basically, baka kayo na po ang hanapan. Kasi syempre, sabi natin, yung unang graduation, pwede pa nilang luwagan pa yan, di ba? Dahil, syempre, kaka-implement pa lang eh. No? So kailangan pa ng konting leeway, no? Parang ganon. Pero, yung susunod po doon, which is kayo na po yun, so dapat po is masunod na natin to para kung sakali man na mag-check ang CHED, hindi po tayo may ipit. No? Kasi baka mamaya, ang worst case scenario, wag naman sana, pero baka bawian po tayo ng diploma or TOR po. No? So ayun lang po. So again, hindi naman po required na, again, yung thesis mismo i-publish. Kung meron po kayo, sir, other works, mas okay po. No? Pwede din naman po. Ayan. Sir, ipa po ba yun sa Certificate of Paper Presentation? Ah, magkaiba sir ang paper presentation tsaka publication. Ang publication sir, yun po yung nasa mga journals. Ang presentation po is yun lang, no? Nagkaroon ng conference and you presented your paper. May mga journal po, may mga conference po na after, actually again, wala naman pong nasabi kung saan po kayo magpa-publish, di ba? Ang sabi lang po doon, any publication. So may mga presentation po na meron po sila ng conference proceedings. So basically, publication din po yun basta meron po sila nung ISSN number. So pwede na po yun kung consider na po natin yun. Ayan. Okay. May schedule po ba tayo dun, sir? Saan na mention niyo po twice a year? Saan po namin, yes, makikita? For now, sir, meron pong kinoconceptualize ang ating, although wala pa po kasing binibigay po na tentative date, pero meron po tayo yung ating partnership with the Sukhothai Thammathirat University in Thailand, no? So meron po nun. Hindi ko lang po mabigay pang detalye dahil kumbaga nasa conceptualization phase pa lang. So hindi ko pa po sure kung online po sila or magpa-face to face na po sa Thailand, ha. Wala pa po akong balita. Ayan. Pero kung sakali man, so once meron ng balita, I will post doon sa GC natin. So sa GC, okay, sa Messenger group, saka doon po sa inyong Facebook group. So doon, ipopost ko po lahat yan. No? Kumbaga, mass posting po ang gagawin ko dyan. So, okay, once sir, na meron na pong conference. Ayan. Tapos pwede naman sir na kunwari ako po mag-present po ako na kahit hindi naman po ako dun sa related dun sa PUP na ano natin na presentation. Okay lang naman siya. Yes sir, wala pong problema. As long as CHED recognize po yung pagpapresentan po natin. Okay po. Thank you sir. Okay po. Thank you. Again, kahit saan pong publication yun, ha, pwede pong national or international. Wala pong problema. Okay po. So as long as na-recognize po siya ng CHED, no? Or yung kumbaga, kilala talaga yung inyong paper, no? Ay yung inyong conference sa pagsasubmitan. Ayan po. Thank you, Sir Carl. Next po, si Sir Dom Abuan. Sir Dom is on? Yes po, sir. Good evening po. Good evening, sir. Apo, thank you po sa thorough na explanation ng process ng paggawa ng thesis natin. Bali, ang question ko po ay tungkol sa residence. Kasi po, dati nabanggit na parang 5 years ang residence from academics to thesis writing po. Tama po ba? Yes, sir. Opo. Ang sitwasyon ko po, during proposal defense, tapos na po ako sa proposal defense, pasok pa siya dun sa 5 years. Kaya lang habang ginagawa ko po yung pre-oral requirements, chapters 4 and 5, medyo na-delay po ako. Ngayon, lagpas na po siya. Ang question ko po, meron na po bang penalty subjects? Tsaka kung meron na, pwede po ba siyang i-enroll, isabay i-enroll ngayong SEM habang tinatapos yung thesis? For that po, siguro ang mas makasagot po ay si Dr. Bernabe. Sir Willie, pwede pong magpatulong? Ay, opo sir. Sir Doms. Hello po sir. Ang residency po ay 5 years. Yes po. Kapag hindi mo natapos, hindi po natin natapos, sir, lahat naman, general naman ito nasabi natin. Pag hindi po natin natapos yung 5 years residency,
ibig sabihin nakapag final defense yung pong ibig sabihin at napasa yung book, di ba, Sir Joseph? Ibig sabihin napasa yung book, yun ang ibig sabihin ng completed. Kapag hindi mo napasa ang book, for example, sir, nag final defense ka, ito nang po yung pinakamagandang explanation. Kunwari nakapag final defense ka August, graduation is September, at hindi ka graduate, you're going to enroll again the penalty subject kasi nga lumagpas na po ng 5 years yung iyong residency. Yes po. Unang penalty course. Naget mo, sir? For example, August ka, August yung nag-final defense ka, August, definitely, yes, you cannot submit your book sa registrar kasi September po yung graduation. So, kung naglang po yung 5 years, hindi ka pa rin gagraduate kasi magre-re-enroll ka ng penalty subject. Yes po. Bali, kailangan pa po nung penalty subject i-enroll. Opo. Pag siyempre, ang grade, no? Bago apply for graduation. Bali, sir, sorry po, itatanong na lang din po yung advice niyo sa akin. Opo. Bali, habang ginagawa ko po yung chapters 4 and 5 ngayon, hindi po muna ba ako dapat mag-enroll ng penalty subjects? Or pwede ko na po bang... Huwag ka muna mag-enroll ng penalty subject kasi, for example, you cannot graduate on September. Kasi yes, pag nag-enroll ka ngayon, mag-enroll ka para sa summer ng another penalty subject. Kasi, tama ba, sir? Kasi pag nag-enroll ka ng penalty subject, hindi ka pa natapos ng final defense, sayang naman yung in-enroll mong penalty subject. Ay, okay po. So, sir, bali, clarify ko lang po, ang maganda po bang timeline dito ay gagawin ko yung requirements for chapters 4 and 5, tapos next semester, ko po i-enroll yung... Dapat ngayon. Opo, sir, pare, ngayon natapos mo, sir, for example, ngayon yung chapter 4 and 5. Yes po. So, pwede naman po, sir. Tapos, kasi, sir, kapag kayo in-evaluate, di ba, sir, tama ba, Sir Joseph, pag in-evaluate kayo, kasi, di ba, mag-apply kayo for graduation, evaluating po kayo, For example, yun nga, nag-lapse po, sasabihin sa inyo, mag-enroll ng penalty. I see. Opo. And, sorry, sir, follow-up na lang din po. Yung penalty subjects po, ilang units po ulit siya? Depende po dun sa year ng nag-lapse. Usually, pag hanggang 2 years, 6 units yata. Okay. So, depende, sir, kasi may iba na kami nakita, 12 units yung pina-enroll kasi matagal siya po. I see. Opo. Sila po magsasabi, si registrar po, kung ilang po yung... Usually, ang minimum, sir, ay 6 units. Okay po. Ayun. Klaro po, sir. Thank you po. Bali, sir, kailan ka magpa-pre-oral defense, sir? Yun nga po. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Opo, patulong ka, sir, kay Sir Joseph kapag sa, kunwari, mga respondents, gano'n. Di ba, Sir Joseph, katulad ito, yung group natin. Actually, sir, ma'am, yung group natin, pwede nyo maging respondents. Kasi lahat naman tayo MSCM. Yeah. So, kaibiganin mo na ngayon, Sir Dom, kung kailangan po ng mga... Di ba sa profiling naman, nag-check lang naman sila, kunwari engineer, architect. Yes po. Or kung ano position, di ba, sir? Na po. So, yung group natin, sir, ma'am, may group po tayo, di ba, sa thesis writing. Kung wala po kayong makuha mga respondent, etong group natin sa thesis writing, pwede ninyong maging respondent. Kasi tatanungin lang naman kayo, ilan yung respondent nyo. Pero huwag nyo sasabihin kasi kunwari for example, kunwari may taga Pampanga dito si Ma'am Rose. Sabi niya sa Pampanga. So sabi niya mga taga Pampanga yun. Kasi tulungan po tayo yung nakita namin. Ang hirap kasi magpasagot. No, diba, sir? Kaya tulungan na lang. So si advisor niyo naman, katulad ako, sir, advisor mo, pwedeng ganito yung aking sasabihin sa iyo. Yes po. Ayan, kaibigan, ito 25 na po tayo dito at least. Apo. Usually, sir, ma'am, di ba, Sir Joseph, minsan tinatanggal naman natin yung
local, yung locality wherein you're going to write your paper. Minsan tinatanggal naman natin yon at nilalagay na lang sa scope and limitation. Pag ganun, sir, pwede naman kung engineer lang kailangan natin or architect, pwede na po yung group natin. Ganun. I see. Yun yung aking ano, suggestion, sir. Hindi na po, sir, part ng chapter 3 ang lokal. Tama po si Sir Willie, sa scope na lang po siya nilalagay. Kasi ko coach naman po kayo ng advisor. Usually naman di tinatanong. Ang tinatanong lang, ilang ang respondent nyo? Tapos, paano mo kinompute yung sample? Di ba, Sir Joseph, usually ganun naman. Yes, sir. Okay. Pero ano, bihira itanong yung, ano, yung sample, usually, tinatanong yung ilan yung population gano'n. Mm. Ano naman eh, very, sirs, ma'ams, usually ang mga evaluator, napakabait nila. Mas tinitingnan po nila yung sagot ninyo sa hypothesis, kung may hypothesis po kayo. Ayun. Thank you so much po, sir, sa advice po. Bale, re-reach pero asahan po. Ko po ah, mag-pre-oral ka na, sir. Ito po ko, this writing ano natin, group, pwedeng mag-send ka ng ano, no? And magpakilala ka lang na sana tulungan tayo. Opo. Tulungan we'll na lang tayo, po, sir. Sa mga group chats, tsaka groups opo, natin. Sir. Kaya, sir, nag-create tayo ng GC kasi yung iba po hindi makakuha ng respondent, di ba, Sir Joseph, nahirapan sila. Kaya yung group natin could be a respondent. Kung engineer architect lang naman yung ating anyway yung ating survey questionnaire, di ba? Kung usually pag engineer architect nasasagot naman lahat any topic under the sun. Yes po. Opo, sige sir, Sir Dom, asahan ko nga. thank you po sir. Thank you po sir. Okay, good luck sir. Good luck. Thank you. Opo, thank you po. Thank you po. May we now hear the question of Ma'am Marla Mendoza? Hello, Sir Griff. Yes po. Go ahead, ma'am. Apo. Sir, ask ko lang po kasi last mga 2 weeks ago, sir, nagpunta po ako ng PUP para i-process yung enrollment ko. So magpapasa pa lang po ako ng chapters 1 to 3 and tinatry ko po i-access yung SIS ko. Hindi pa rin ako makapasok ng SIS, sir. Kasi parang baka ma-check ko po dun kung ano yung mga... Kasi parang nagkaroon na rin ako, sir, ng penalty subject eh. Pero hindi ko pa po siya na-enroll. So, pwede naman daw po akong bumalik sa registrar. Pero after that daw po kasi, nung nagpunta ako dyan, pwede ko na daw pong ma-access yung SIS. Ano po kayang ano dun, sir, pwedeng gawin? Na-try niyo na po i-access yung SIS niyo po ulit? Yes, sir. Pero ang nakalagay po ay hindi pa daw po siya accessible kasi hindi ako enrolled last semester. Ayun. Nangyayari nga po yun. Ma'am, mag-email po kayo dito. May bibigay po kung ano. Sir Joseph, ano, si ma'am, ano po, readmission kasi siya. Ayan. Diba, sir? Diba, ma'am? Yes, sir. Apo. Yan, pwede kayo rin dito, ma'am, Actually, Sir Joseph, tinulungan ko si ma'am. Ikaw ba yun, ma'am, di ba? Yes, sir. Apo, ako po yun. Yes, sir. Apo. Naalala niyo pa sir po. Sir Joseph, okay, ano na lang, follow-up na lang si Sir Rico. Apo, ma'am, sige po. Apo, follow-up po namin. Thank you po, Sir Willie. Tapos, pwede ka rin, ma'am, dito mag-send din ng message para meron ka, ma'am, ano tawag dito, Sir Joseph, at least meron kang data na ikaw ay nag-ask for help. Email po. Opo. Ma'am, mapapasa ka na, ma'am, ng chapter 1, 2, 3 kahit na hindi pa makita yung SIS mo. Opo, sir. Salamat, ma'am. Opo, salamat po din, sir. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you very much po. Meron pa po tayong questions? May tanong pa po? Okay. Si Sir Abilan, Sir Mark Abilan, na sagot ko yung tanong mo.
wala po tayong deadline sa, di ba Sir Joseph, sa pag-submit ng ating proposal paper. However, uh-huh, sana kami maghintay. Di ba, Ma'am Marla? Sir Mark? Ayan. So, we're waiting. Iba naman po natatabunan. Kaya dapat po mag-message po kayo kay Sir Joseph. Kunwari, hindi pa kami nakapag meron na nakasubmit. Di ba, Sir Joseph? Kunwari, nakasubmit na po kayo ng chapter 1, 2, 3. Hindi namin nakita. Baka nasa spam. So, mag-message po kayo sa ating group chat. Tama, Joseph, para ma-follow up. Kasi po, parang kanina, nakita ko yung dalawa. Kanina ko lang nakita yung dalawang estudyante. Then, I provided Sir Joseph, di ba? Yung advisor na nila. Apo. Kapag hindi po kayo binigyan ng acknowledgement form, yon, ako po yung advisor nyo, o kaya si Joseph. Di ba, Sir Joseph? Yes, sir. Apo, ganun lang po, sir, ma'am. Si Ma'am Rose Bennett, andito po, di ba, ma'am? Andito ka po ba? Sorry po, nabasa ko yung name mo. Yes po, sir. Ayan. Ma'am, ako muna advisor mo, di ba? Nag-send po ako sa iyo na. Yes po, thank you po, sir. Proposal defense, ma'am. Sorry. Opo, actually po, dapat po nung May 24. Actually, nag-message po ako kay Sir Joseph po ngayon kung pwede po sana next week. Opo, opo. Salamat. Opo, thank you po. Salamat po, ma'am. Ma'am, tignan ko po muna, ma'am, yung schedule, ha? Pagano po. Kung wala naman thank po na schedule or kung pwede ba, ipapasok po natin. Salamat po, sir. Thank you po. Ayan. Ay, Sir Willie, may tanong po si Sir JC Malolos. Opo, Sir JC. Niya, ayan. Lahat po ng manong mga enrollment taga po. Yes, po. Ayan, taga Pio P. Lopez po siya, sir. Opo. Sir JC, sir, pwede po kayo mag-open mic. Sir, ganito. Ay, sorry po. Sir JC, so lahat po ng mga taga Lopez Quezon, sir, we're going to meet. Diba, Sir Joseph, hinintay lang po namin yung ibang email address nung pinapa. Tama ba, Sir Joseph? Yes, sir. Opo. Opo. Ihiwalay po natin yung orientation, sir, sa mga taga Lopez. Pero maganda, sir, at least nandito ka na. Naitindihan po na, sir. Thank you. Sige po. Thank you po. Opo. Pero, sir, Alped, nagpasok kayo, diba, ng ano na, nagpasok po ba kayo ng chat ng tukupo? Hello? Yes, sir, JC. Opo. Opo, bali sa research po. Yun nga po ang ipapaverify ko po kung ano na pong nangyari po dun sa research ko pong subject. Sir Joseph, ano daw nangyari? Hello? Hello? Manual enrollment po sila, sir, eh. Ang enrollment po nila ay manual po doon sa Lopez. Sir, manual enrollment po pag Lopez. Opo. Sila po, sir, yung ano pa po eh. Non-SIS pa po kayo, no, Sir JC? Yes po, non-SIS po. Sir, siguro, sir, si Tarupo po yung contactin ninyo. Then pag may mga, kasi po manual registration kayo, di ba, sir? Picturean nyo lang po yung registration, send nyo dito sa group natin para makita namin. Pero sir, may separate meeting po tayo with Lopez. Especially yung mga non-SIS. Papa, bali yung gusto ko lang po munang yung verification po ng grades para dun po sa mga na-take kong subjects sa 36 units. Ay, actually, kasi nga, sir, kuman... tama sir, actually sir, ayun, di ba, Sir Joseph, tinitingnan na po ng register natin dito sa main yung mga grades ninyo sa Lopez. Sir, hindi pa yata napapadala yung iba. So, yung iba po na check. Sir, okay po. Ibig ko sabihin. Sir, yung mga grade sheet nyo kasi nasa Lopez Quezon, sir. Nandito po sa, kahit na po yung mga prof po namin nandyan sa Maynila katulad nyo po. Naging prof po na kami kami sa Ilocos. Opo, yung register po natin pag taga dito, di ba, Sir Joseph, binibigyan po kami na, yung Sir Joseph binibigyan? Enrollment, sir? Enrollment, list ninyo. Opo, sir, katulad ngayon, may dalawang subject ka sa akin, nakita ko. Okay na po yun.
Ah, oh, sige po. Eh, dihintayin na lang. Eh, ang titingnan po namin dito sa registrar, sa Lopez. O, tanong nyo po kung nas, yung mga, di ba yung iba po, dali dyan yung teacher? May mga teacher po kayo taga Lopez. Opo. Pwede yung mga, di ba last summer po, di ba, in-absorb po namin kayo, kaya yung mga teacher nyo ay may taga Manila na po. Opo. Opo, sir. Sir, ah, nakita po namin yon, in-inform po kami ng register pertaining sa mga Lopez Quezon na students, sir. Diba, Sir Joseph, no? Ah, sige po, sir. Sige po, sir. Kausapin po namin yung register ulit. Kamusta na po yung inyong, ano, yung inyong. Pero, sir, habang hinihintay natin yon, pwede na po kasi yung proposal defense, kung may mga proposal. Ah, sige po. Sige po, sir. Opo, very lenient po tayo kapag IS. Kasi ano pa ng record yun, sir. Sige po, sir. Salamat po ng marami po. Opo. Pwede, sir, paki-relay na lang ito, sir, sa mga classmate nyo na kakilala nyo. Yan, sir. Salamat po. Salamat din po. Po, Sir JC. Ayan, nakaraisan po si Sir Gerald Casabar. Sir Gerald? Ah, yes po. Good evening po, sir. Question lang po, medyo ano lang po. Pwede po bang magpasa ng proposal like chapter 1 to 3 kahit di pa po enroll? Kasi po parang tumatakbo po sa isip ko, baka may ma-expire po yung enrollment ng thesis 1. Yun lang po. Pag hindi po siya na-accept agad. Nakapag-compare na po ba kayo, sir? Ah, yes po. Dapat nga po, ganito sir, bago ma-release sana yung compare result, dapat nagpasa na talaga, sir. Ayun, so, ayun po. Sorry po, doctor. Kasi sir, pag hindi po kayo, yes sir, pag hindi po kayo nagpasa, readmission po ang, makaka-receive po kayo ng info na readmission po kayo. Di ba Sir Joseph, ganun sir? Yes sir, ako. Kasi po during orientation po, di ba sir, ma'am, inorient po kayo ng register na wag nang hintayin yung result, dapat magpasa na ng proposal paper kasi dapat hindi po nahihinto ang enrollment. Pag nahinto po yung enrollment, yung iba po nagtataka bakit sila readmission. Ayun ibig po. Sabihin kasi, ibig sabihin po, hindi kayo nag-enroll ng another SEM kasi hinintay yung result ng COMPRE. Yes, after waiting for the result of COMPRE, hindi nyo na malayan, dapat nag-submit na ng mga, may ganun pong case eh. Kaya, ayun. Kaya po yung mga nandito po, huwag nyo na po hintayin ma-readmit po kayo kasi po, mano-mano yata yung readmission form. Tama ba Sir Joseph? Yes po. Ay, oh, sana kaya mahirap, 'di ba Ma'am Rose? Yeah, si Ma'am Rose nakarana. Tsaka si Ma'am Opo. Mark. Tapos Opo. Marami pong papirmahan sa iba-ibang yes. Building. Kaya Ma'am Rose, a proposal defense na tayo, ma'am. Opo. Oh, ayun sir, Sir Gerald, si Ma'am Rose sumagot yun po yung mga nangyari sa kanila. sorry po. Bali po. Opo. Kasi yung Google form po na sinusundan namin for is kailangan may result ng COMPRE. So late lang din po nakapag sali sa group chat, pero okay lang po 'yun. Mag-send na lang po. Opo, pasensya na po sir. Opo. Kung hindi po kasi namin naging estudyante ni Sir Joseph. Ako po kasi lahat ng estudyante ko nagsasabi po ako, wag 'yun ang hintayin. Kung hindi kita kasi naging estudyante sir, hindi mo narinig yung sinabi ko tsaka si Sir Joseph. Kasi sinasabi po namin lagi, mag-apply for COMPRE dun sa last term. Di ba Sir Joseph? Tapos yan, mag-submit na ng proposal. Ganun po yung mga sinasabi po namin. Actually, during orientation, sinasabi po yung sir. Di ba Sir Joseph? Baka timutan mo lang, Sir Gerald. Sir, ang pero kung tingin ko, sir, sir, baka ang nakita ni Sir Gerald yung dati natin. Di ba dati, sir, 6 units ang ano eh. 6 units lang ang thesis writing. So dati po, required ang COMPRE bago mag-thesis writing.
Pero okay, ngayon hindi po, hindi na. Apo. Apo. Kailan ba yun, sir? Parang 2021 lang po yun na-implement. Ayan. Ayun po, 2021 or 2022 po yata ako na. Pero po, sir, wala naman pong expiration yung pag nag-enroll po ng thesis 1? Meron, sir. Isang sem po siya. So ngayon, sir, thesis 1, isang sem. Thesis 2, isang sem. Kasi nga dati writing 1. Thank you po. Thank you po, sir. Next po, may question po yata ulit sa Sir JC Malolos. Sir JC. Hello po. Yung i-clarify ko lang po dati, yun din pong alam ko dati, bago mag-thesis writing, magko-compre muna. Ano na pong process po ngayon? Pwede nang, kailan po magko-compre? Sir, nung last term, dapat last term mo, sir. Last term? Ibig sabihin, pwede po mo siya. Hello po. Di ba sir, three term tayo, first sem, second sem, at saka summer. Apo. Yung summer po, third sem. Kung kayo ay nag-enroll ng first sem, dapat nung third sem, summer, dapat nag-apply for compre. Di ganun pa rin po, magko-compre muna bago mag-thesis writing. Ganun na po ngayon. Dati sir, pwede naman po kasing dati sir, mag-compre muna bago mag-thesis writing. Sir, pwede ngayon hindi. Pwede mag-proposal defense ka na. Sige po. Kasi sir, ano eh. Kasi sir, yung proposal defense thesis 1. Opo. So mag-thesis proposal defense muna. Enroll po muna yung thesis 1, thesis writing 1, then thesis proposal, and then saka pa lang po magko-compre. Ay hindi sir, compre muna. Ay pwedeng sabay sir. Ngayon pwedeng sabay thesis 1 at compre. Ah sige po sir. Kasi sir, ang compre exam ngayon ay open na. Hindi katulad dati noon may schedule. Di ba Sir Joseph? Opa. Ngayon po schedule. Kapag kayo po ay clear na, for example sir, kayo di po mga paper nyo, kunwari na isubmit na po from Lopez to Maine, at nakitang wala na po kayong deficiency, sasabihin sa inyo, orientation bukas, tapos kinabukasan sabihin sa inyo, kinabukasan sa exam na mga ganun na ngayon, sir. Sige po, sir. Thank you po ulit, sir. Opo. Hindi katulad sa dati, di ba, Sir Joseph, meron po talagang schedule. Ngayon, tinanggal na po yung ganung proseso dahil nga po nag-pandemic, wala po kasing nag-exam, ganun. Yes, sir. Bali, sir, ito po, dagdag ko na lang po sa nabanggit ni Sir Willie. So, pwede niyo pong isabay ang thesis writing sa third semester po ninyo. So, ano po ba yun? Di ba yung may mga BIM, merong procurement management, yun, basta kasabay po nung sem na yon. Pwede na po doon. Or kahit after nun, kahit basta before mag-compre, pwede na. So, ang kailangan na lang po sa thesis writing 2, yan, required na po na may compre result na kayo para makapag-enroll po ng thesis writing 2, which is yun po yung pre-oral defense saka final oral defense. Ayun. So, don't worry. Sir JC, magkoconduct po tayo ng separate orientation para sa mga kabatch nyo, mga kasamahan nyo po sa Lopez. Siguro, Sir JC, hingi na lang kami ng tulong. Tulungan nyo po kami ni Sir Rufo. Sabi, ang usapan kasi namin, sir, para magpo-poll, parang hihingi po ng kung ano po yung mapagkasunduan yung schedule, kung weekends po siguro yan kasi kayo po ay mga working professional. So weekends, then attend po kami ni Sir Bernabe na para po makapag-orientation din po tayo, then ma-start up na po natin yung inyong thesis writing. Sige po, sir. Bali, ano po yun, online? Yes, sir. Via Zoom. Ayun. Sige, sir. Salamat po ng marami. Apo. Thank you, sir. Baka matulungan nyo kami sa nga para sa schedule, no? Para wala na po tayong problema. Apo, mangungulit din po ako na yung mga kasama din ako dun sa PUP, mga part-time. Ayun. Thank you, sir. Thank you po. Thank you po, sir. Thank you po. Okay, meron pa po tayong question.
Ayan, nagtanong si ma'am. Sir, until kailan po ang second sem natin ngayon? Ang second sem po is until July. July po, ayan. Ayan po. May question pa po? Okay po, ayan, sir. Thank you po. Ayan. Thank you po, Ma'am Marla. Opo, ma'am. Sir, Ma'am Marla, tulad ng sinabi ko, Ma'am Marla, kaya yun yung section mo, kami ni Sir Joseph po yung teacher doon. So, pwede ko pa po yun i-enroll, sir, hanggang July. Mas maganda i-enroll. Yes, ma'am. Penalty lang po. Sige sa po. Sa section, ma'am. Ma'am, sa section lang namin ni Sir Joseph. Apo, kasi, opo. Inano ko na. Hindi ko na kasi, sir, na-asikaso ng last time kasi sobrang tagal na ng process. Mga 3 hours na ata ako nagpaikot-ikot dun sa UP. Kaya sabi ko, babalikan ka na lang po. I-enroll ko din po ngayong June din po. Ngayon. Siguro po this week or next week. Patulong na lang po kay Sir Joseph. I-assist po kayo. Apo, apo. Apo. Thank you po, sir. Yun rin, ma'am. I-ano nyo na po, mama, i-enroll nyo na po para pagka nagbigayan ng grade, kasama na po kayo sa mabibigyan ng grade. Yan. Baka po apo, kasi mapagsaraduhan po tayo ng SIS. Apo, apo. Salamat po, sir. Okay po. Sige po, ma'am. May tanong po si Sir Renato Salibio. Ask ko lang po if nag-lapse na po ang term at hindi na po tapos ang thesis 1 ko. Need po ako mag-enroll for next term as I continue my thesis writing. Sir Renato, ito lang po ang masasabi namin. So, hindi na po kasi natin, hindi po nire-re-enroll ang thesis writing. Pero sana po, tapusin na natin yung paper po natin para pag-enroll nyo po ng thesis writing 2. No? Dapat po kasi, magkasunod na semester po yun. Kaya nga po nang sabi ni Sir Willie, bawal po magkaroon ng bungi yung ating enrollment. Para hindi na po kayo mag-readmission po. At katulad nga po nabanggit ni Ma'am Marla, baka po magpaikot-ikot din po kayo sa university, no? Mapapagod po kayo. So suggest ko po, tapusin na po natin. Kung nasa anong part na po kayo, tapusin na po natin para mabigyan na po kayo ng grade. Ang requirements lang naman po for thesis writing 1 is yung proposal defense natin. No? Once matapos po yun, magkaka-grade na po kayo. Tsaka syempre po yung receipt of payment dahil i-attach po sa report. Ayun, magawa lang po yun. Ano na po tayo, pwede na pong magpatuloy po or enroll ng thesis writing 2. Okay po. So may questions pa po? Calling ones? Sir Joseph, meron po tayong may kinerate po si Ma'am Rose, sabi niya pwede po ba siya makasali dun sa may GC, yung mga nang yung magko-compre, yung compre group. Meron po, add na lang po namin yung mga hindi pa nag-compre, katulad ng Sir JC, pwede rin po. Ganun. Sige po. So, ay sige, send ko na rin po dito yung link, no? Sana ba yung Sige, Ma'am Rose, i-PM nyo na lang po ako mamaya, ma'am. Remind nyo ako. Ang bagal po ng internet po kasi sa ngayon. Para mamaya, pag-PM nyo sa akin, send ko po yung link para maka-join po kayo. Sige po. Ayan. Sige po. May tanong pa po tayo? Ah, sir, yung pinapakita niyo po sa presentation kanina. Ma'am, i-edit ko lang po kasi nawala yung ano, nawala po yung rejoinder na form. So, i-edit ko lang po, ipapasok ko lang yung rejoinder tapos isa-send ko po sa inyo via Facebook group tsaka sa Messenger group po natin para lahat po magkaroon po ng kopya at may guide po tayo. Ayan. Thank you po. May question pa po? Okay, calling once. Calling twice. So hearing none, so this ends our question and answer portion. So